Dikit na dikit si Meneses. Alan kay Dick Paren. They've got 10. Kay Dick pumasok sa loob. Mike Zay. Tapikan. Kay Dick Paren na nakakuha. One more time. Yes! Yes! May kasama pang foul. And what a call. What a shot. Si Kay Dick naman ngayon. Ang may pagkakataon para sa isang three-point play. Well, huwag natin kakalimutan yung natitirang oras. Kahit may free throw pa siya, kung maisushoot pa ito ni Alan Kay Dick, that will give them a two-point lead with 6.5. Aba, kanina. Hi guys, I hope all of you are safe and healthy and welcome back to another episode here in my channel. So, magpapakita kong video sa inyo is yung 1996 PBA season, San Miguel versus Sunkiss. Let's all watch it. Kay Dick, 3 points! Sunkiss Orange Juicers after the trade with Pepsi at ang unang bukol ng Sunkiss. Pasok agad, 2-0 ang ating score. Well, aasahan natin magkakapagdaan ng naigit ng dalawang unang ito, two of the most the highest scorer dito sa ating mga dito, pangalawa sa pinakamataas ng score ang Sunkiss Orange Juicers, pangatlo naman itong San Miguel Beer. At yun ang sinabi mo nga, talk about scoring, si Art De La Cruz nakakuha ng dalawang punto. Sa Lamorado, ang nakausap ko nga si Jong Uichigo, sabi niya, we have to win dahil mahirap ma yung semifinal will be very, very competitive. Napakasikip. Bakit ang sinasabi niya sa akin eh, as we take a look at the jumper, pag natalo sila dito, halos mahirap na pumasok sa kampiyonato. Parang napakaaga naman ang pare. Well, titingnan natin po lahat ng mga kupuna na papasok sa semifinals with the presence of Alaska, even na Ginebra San Miguel at Pure Foods. Talaga pong yun sa record nila dito sa elimination, matalom nanalo sila dito sa kupuna na ito. Kaya natika nga, sa pinakamalayong matadating nila, yung agwat nila sa ibang mga kupunan, pagpasok sa semifinals, yun na yung magiging engaged dahil ika nga, wala magdudumina halos doon sa semifinal round. Bad news yan. Alan Kadik, unang tira mula sa three-point range, pasok agad. Alam mo, nagkaroon ng konting reklamo si Derek Pumaren dahil nung nagkaroon ng loose ball, ni-reset yung shot clock to 24. So napatindig pati si manager, team manager Elmer Yanga. Well, tama ka ron, pero tama rin yung three-point shot itong si Alan Kadik at masamang pangitain yan dahil yan ang kanyang unang three-point shot na pumasok coming from the injury. At hindi po sila lahing aliman, di Heil Hitler. Foul lang po si Nelson Asayton on this last play. Yan si Alvin Teng, sapal sa likod pero sa harapan daw, foul si Nelson. Well, itong San Miguel Beer ay mas mahigpit bumantay sa ilalim. Patutunayan na rin ang kanilang shot blocking average dito sa ating elimination round. They are averaging 3.3 shot blocks per ball game, ranking 5th. Pero itong Sunkiss ranking only 6 pagdating sa departamento na yan. Nakikita natin si Ato Agustin na nakaupo pa rin po sa bench. Coach Derek Pumaren shouting something towards the table officials dito sa kabilang dito sa panig ng sa side natin. Yun pa rin yung sinasabi niya kanina, yung pag-reset ng oras kasi nasa may banda natin dito yung ating mga referees. Dahil naka 3-point shot ito, mamang ito, pumukol na naman, boom, patay na naman. Well, 0 out of 7 coming from the injury, pero baka to this ball game, baka mag 7 out of 7 naman ito si Alan Kedek. Partner, bago yung sapatos ni Alan, ha? Oo, at mukhang nakapag-ahit na rin si Alan. Swabe. Kapareho nitong mamang ito. Ayan, si Meneses laban doon sa kanyang kamukha na si Alan Kaidik. Boybits shampoo pukol. Babawiin kaya, nabawi kagad. Oo, at si Boybits Victoria. At hindi pa ito namimintis ngayong first quarter. Sila ni Alan nagduduwelo ngayon sa pagalingan. 9-8 lamang ang Sunkiss ng isang puntos. Si Boybits Victoria nag-average ng almost 33% from the three-point range. Samantala, si Dodo Polistico laban kay Boybits Victoria. Napakaliit. 9 seconds on the shot clock. Another 3-point shot. Masyado malakas. Polistico, sapal ni Doremdes. At si Boybits ang nagdadala ngayon. Crossover move. Aharapin. Piyasa sa loob. Alvin Teng. Well, as Sunkiss, hindi pa namimintes dito sa ating first quarter of play. At dahil lang nga merong ilang mamang malalaki for San Miguel Beer, ginagawa ng mga taga-Sunkiss na pabilisin kaagad ang tempo at least first quarter pa lamang. Tatlo na kaagad ang lamang nila. As a team, Sunkiss shoots about 48%. Samantala si Asaitono,
nilusob ang basket at may humataw sa kanyang kamay. Si Kenneth Durendez. Nakasapal kanina si Kenneth Durendez. So somehow umangat yung kanyang confidence na makakasapal ulit ito. Pero not this time dahil naiwanan na siya ni Nelson Asaitono. At sa lakas ng upper body nitong si Nelson, kahit masapal mo ito, dadaling ka talaga sa ere. Two free throws ibibigay naman dito kay Nelson the Bull. Asaitono, actually top scoring for San Miguel Beer sa pagbalik niya dito, pagbalik niya dito sa koporan na ito, dahil nung amateur ito, naglaro din ito sa Magnolia team. Skywalker nasa bangko po ng bench, headed by of course head coach Norman Black. At si Norman Black, mabanggit na natin yan, has never had a losing season dito sa PBA since he started coaching, and still looking forward to a great year. Samantala, may lane violation ng Sunkiss Orange Juicers, so one more free throw ang ibibigay kay Nelson Asaitono. Well, kahit kailan talaga itatawag yan ng mga referees, kahit simula pa lamang ng first quarter, kahit last 10 seconds. 10 seconds. Kasi Asaitono po nabuo yung kanyang three-point or yung kanyang free throws. At isa na lang po ang abante ng Sunkiss, 11-10. Well, si Balingit, isa rin sa factor ng Sunkiss Orange Juicers, kaya somehow hindi sila pumasok dito. As you see, another three-point bomb. May naman galing kay Kenneth Durendez. Kahit dito si Balingit, halos papa-operahan na. Nakikita mo, nagsisimula pa rin dito sa ballgame na ito. Ganito kaseryoso ang Sunkiss na mapanalunan yung huling laban nila, pero kailangan nilang dumipensa. A nice play para sa San Miguel Beer. And this is a very high scoring, high percentage ball game so far, parang Rato. Well, considering yung trend ng ating mga koponan dito, wala pang halos umaabot ng 100 dito sa kanilang mga average. The highest is Ginebra San Miguel na nag-average lamang halos 94 points. Sunod na dyan yung Sunkiss. Kaya sa tinatakbo ito, mataas talaga ito. Samantala, yung pasa ni Meneses masyado rin mataas para kay Alvin Teng. So it's a two-point lead para sa Sunkiss, nearing the 8-minute mark dito sa ating first quarter. Holistico laban sa isa pang higante. Uy! Technical foul. Titingnan natin kung sino ang tatawagan. Oh, baksak si Victoria. At si Kunsihan, nasa ano pa naman dyan? Tingnan natin. Nasa distrito nasa niya. Nasa distrito niya. The technical foul would be given mukhang kay foul kay Boy Beats Victoria. Technical foul. A technical foul si Kunsihal dun sa second motion. Well, di natin na huli dun sa ating slow-mo. Titingnan natin, talagang nagigit-gitan. Two of the highest scoring point guards dito sa ating liga, lalo na si Franz Pumarin ngayong All-Filipino Conference. At si Franz Pumarin, nakuha ni Meneses yung technical free throw. Si Pumarin nakikipag-usap doon sa kanyang kapatid na coach ng Sunkiss. Sabi niya, nilabas niya yung siko niya, parang sinasabi, eh, nasiko ko. Alright, so ang ating pong score, 15-12. Tatlo po ang abante ng Sunkiss. Alan kay Dick, 8 puntos na dito sa larong ito. Pumasok sa loob, tinrap pass kay Asaitono. Kinaliwa ni Asaitono, pumasok. May kasama pang foul. Well, ito yung hinohope ni Coach Norman Black na mangyayari dito kay Nelson Asaitono. Kalaban nila yung dati niyang kupunan ay somehow aangat ang aggressiveness itong si Nelson Asaitono. Kahit aggressive na player yan, pag may dagdag pang ganyang factor, ayan, kakaliwain niya lamang niya yung kanyang layup. Over two defenders, pumasok yung kanyang papektus, may bonus shot pa siya. May mga nagsasabi na kaya daw hindi pa masyado nagiging effective si Nelson dahil hindi pa rin pumuputok yung outside shooting ng San Miguel Beer. And obviously, pag na-perfecto nila yun yung inside-outside game, eh talagang maraming tatalurin itong kupunan na to. Well, tama ka dyan. Maalala natin doon sa isang laro na pinanalo ng San Miguel Beer, si Nelson Asaitono napilitan na magtitira na rin sa labas, saka wala na tumitira mula ron. Yes. Matala, si Pineses pumasok sa loob. Hand check foul ang tawag laban kay Alan kay Dick. That will be the second team foul ng San Miguel Beer. First personal foul ni kay Dick. Well, magandang bantayan nito dahil kapwa magaling umiscore ito, susubukin pa rin yung kanilang aspeto sa pagbantay naman. Oo. Oh. At malaking kumpiyansa ni, ano, ni Norman Black na ina-assign si kay Dickie Meneses. Tantala. Oo, kasi ordinarily si Art De La Cruz ang pinababantay niya rin. Uy, offensive foul. Kitang-kita yon. Dating magkakampi rin. Art De La Cruz and Alvin Teng. Si Teng ang tatawagan ng offensive foul doon. Number one kay Alvin Teng. Gusto sana niyang bigyan ng pick ito. Gagalaw ito. Ayun, talagang hinawi. Usot ka ng konti. 7:17 remaining sa ating first quarter. Pumarin, pumasok sa loob, sablay. At narito ngayon si Boy Beats Victoria. Siya magdadala.
Siya pa rin ang may dala ng bola. Binigay kay Dorendez. Jump shot. Kenneth Dorendez. Wala. Holistico towards Kumaran ngayon. Hinahanap siya sa Itono. Sufficiently covered. Kaidik, one pick. Goes inside. Step in move. Uy. Na-anticipate ni Teng yung idadrop pass. Kaya napilitang ipukol ni Alan Kaidik. Meneses. Pumailalim. Wala. Ginawa niya pantungtungan. Ito si Holistico. Kaidik, titira. Hindi. Art de la Cruz. Masyadong malakas. So kanina, panay ang shoot. Ngayon naman, puro mintis. Nasusiyan naman. Anim at kalahati po nalalabi sa ating first quarter. Dorendez, one-handed move. It will trickle in. Well, ito yung pinapangitin natin si Kenneth Dorendez. Kapag ito'y nabibigyan ng oras, kailangan itong mag-init muna. Unlike kapag ito'y less than 30 minutes na yes. Naglalaro, o konti puntos ang nakukuha nito. Pero pag sinapit mo ito ng halos sa dalawang quarter, ay double-digit scoring palagi itong batang ito. Almost a 9-point differential between his production under 30 minutes and over 30 minutes per ball game. Tamadala, mintis at tira ni Nelson Asaitono. Sankis ang nagdadala ngayon. 17-15, dalawa po ang abante ng Orange Juicers. Meneses, pinapapwesto si Alvin Teng. Papasok sa loob, sarado pintuan at may illegal defense na itatawag laban sa San Miguel Beer, Art de la Cruz. Well, tayo aasa tayo na maraming illegal defense sa laro na ito with the presence of Dorendez, Meneses, Alan Kaidik, and Asaitono. Apat yan sa pinakamagagaling na ikanga, mga soluhan ng mga players. Ito na pumutok anytime, lalo pa ngayon na tumatakbo itong mga taga-Sankis Orange Juicers. Ngayon na naman si Kenneth Dorendez, pinasa sa loob at may foul na itatawag. Tabig down ng tuhod. Well, kapuna-puna pa rin dahil dun sa pagka-injure naman ito si Bunel Balingit. Hindi na nasesentro sa kanya yung play. Nakalimitan pag inbound nila, lalo na pag deliberate half court. Hahanapin na nila si Bunel sa puntong ito. Hindi nila ginagawa ito. Ang nagpa-foul po dun si Dong Holistico. Sa batala si Meneses tumira sa labas. Wala. De La Cruz beating Dorendez to the rebound. 5.5 remaining first quarter. Medyo bumagal ang ating scoring dito rado. Well, after a sizzling start. Gusto na maghapit ng dalawang kupunan. Ito, yung kanilang team passing na. Si Art de la Cruz naman ang a-attacking ngayon. Ito ang ginagawa ng mga taga San Miguel Beer, knowing na somehow immobile ang inside defense nitong mga taga San Kis. Apat na puntos na po si Art de la Cruz, who averages 7.9 points per ball game. Victoria, nanap si Meneses. Labat kay Alan Kedic. Anim na saglit sa kanilang shot clock. Kinanan, wala. Holistico nakakuha at may foul na itatawag laban kay Alvin Teng. A useless foul. That will be number 2 laban kay Alvin Teng. At pangapat naman na team foul ng Sankis Orange Juicers. Well, masakit ito kung si Alvin Teng ay mapapupunta kaagad sa maagang foul trouble. Samantala, during the last play naman ng mga taga San Miguel Beer, although nahuli yung help defense dun sa bantayan na Alan Kedic at Berhel Meneses, sinuwerte sila at namintis ni Berhel Meneses yung layup. Alan Kedic. Yun na naman, pasasan naman sa loob. Uy, hindi na ni De La Cruz masyadong malakas. At si Bonel Balingit ang nag-control. Dorendez, laban sa mas maliit na Pumarin. Pinasa sa loob, Alvin Teng. One dribble, isang fake na bitawan. Victoria, nilabas kay Meneses. Jump shot, off the glass, masyadong malakas. Una na si Alan Kaidik, pinasa sa kanya. And easy layup. And San Miguel Beer takes over the lead now, 19-17. Alan Kaidik, 10 puntos na, partner. Hindi na niya ni-layup yun. Kahit na halos itinira na lamang sa harapan ni Boy Vince Victoria, alam niya na may kalitan kung bantay niya. Pero yung binabantay niya si Meneses, 0 out of 4 ngayong first quarter, Noli. Kaya yan, nahiya ng tumira. Si Dorendez ang tumira sa tabi. Wala. Alvin Teng, nakipagagawan. Victoria, 3-point shot. Wala pa rin. Holistico. Sasagipin sana nung sabi. Na, eh, wag. Oo, oh, parang nagkakuryente na yung bola. At buti na lang na-realize na yung ganong pangyayari. Samantala, may palitan kaagad para sa Sunkist. Si Saldi Realobit papasok sa ball game. Si Berhel Meneses ilalabas na rin. Papasok naman si Ato Agustin kasama si Eric Reyes. Si Balingit mauupo na rin. So talagang halos overhaul ito early in the first quarter. Oo, oh, at tinatala po si Ato Agustin. First time he will meet his opo or teammates. Dati si Art de la Cruz, libre na naman. Well, kanina pa sila gumaganaan siya doon sa play na yun kay Art de la Cruz. Pero nakakadalawa ng mintes itong si Art de la Cruz. Maganda yung galaw niya pero wala yung basket eh. Samantala si Kenneth Dorendez mula sa labas. Keeping the Orange Juicers
close, 19-all, 9 points para kay Kenneth Duremdes. At patuloy pa rin siya, siya yung nagpapahirap. Itong si Art De La Cruz kasi na set up ng kanyang mga kampin na magtitira sa ilalim. Somehow, napapagod na rin ito. May bantay pa siya kay Duremdes. Alam mo, nakakatuwang panoorin to habang nakikita natin si Agustin at si Kai Dick. Agad nakakuha ng foul si Agustin. Na ngayon, binabantayan na niya ato si Alan Kai Dick. Kaya kita mo noon, pagbagsak niyan, si Alan din ang dadampot niyan. Oo. Samantala si Bong Alvarez po papasok. And we have a timeout by San Miguel Beer. With three of its top gunners, si Asay Tono, si Alan Kai Dick, and of course, Bong Alvarez sa kabilang dako, at Agustin, naglalaro na po para sa Sunkist Orange Juicers. Well, with the presence of Alvarez and Asay Tono na magkasamay, kailangan ingatan nila kanilang turnovers between the two players. Nag-a-average sila 7.5 turnovers per ball game. Galit na galit si Alan Kai Dick, partner, 12 puntos in the first quarter alone, trying to make a statement dito sa first quarter. Well, yung pala, ngayon nakuha niya na kanyang average after averaging only 6 dun sa kanyang mga games galing sa injury. Inside pass, Eric Reyes, tumira sa apal ng bahagya. At si Dong Polistico has been doing a good job off the boards. 2.5 remaining dito sa ating unang yugto. At ang San Miguel Beer, namamayanin ng 2 puntos. Alan Kai Dick, pinasa sa loob. Asay Tono, isinang kamay. Oh, may foul na daw. Tatakbo pa itong si Asay Tono sa pagkakataon na yun. Sa kadamihan ng tao, hindi niya narinig yung silbato. Kenneth Duremdes will be called for the personal foul. That would be his second. Very awkward shot itong kay Nelson Asay Tono. Well, somehow ay ikang confident shot yun dahil with two men nasa harapan niya, boy, single hand lang ang kanyang ginamit sa pagkakataon na yun. Alam mo, napupuna ko sa iyo, partner, nangangayat ka. Oo, sinasadya ko yan. Ah, ganun. Dahil lumalapit na yung bar exam, kailangan fit na fit ka rin. Ayun, ayun. Kala ko, hihiwalayan ka na ng asawa mo. Gusto nga nung payat ako eh. Ayun. Hindi, gusto pala nung mataba ako, kaya hindi ako hiwala yun kahit mataba ako. Pero pag pumayat ako, lalo higit ang pagmamahal mo. Pero yung pitaka mo naman, patuloy mataba eh. Samantala si Nelson Asay Tono, mga kaibigan. 6 na puntos na rin po. 4 out of 4 from the free throw line. Make that 5 out of 5. At ang 1-2 punch ng San Miguel, si Kai Dick at si Asay Tono, doing very well dito sa first quarter. 7 and 12 points respectively. Well, gaya ng binabanggit natin at the start of the ball game, itong si Asay Tono at even si Ato Agustin, pagkagaling doon sa swap na yun, yung matasang numero na inilalagay. So si Asay Tono is just playing consistently. Si Ato ang hindi pa pumuputo. Tatlo lamang ang gumagawa ng puntos para sa San Miguel Beer. Narito si Bong Alvarez, tatangkayin pumasok sa loob. Asay Tono! May kasama pang foul, and Asay Tono really playing a terrific ball game laban sa kanyang mga dating kakampi. Well, gaya ng binabanggit natin, times 2 aggressiveness ni Nelson Asay Tono. Yung by nature, aggressive siya, plus itong factor na dating kupunan niya ang kanyang kalaban. Isang kupunan na actually hindi maganda kanilang paghihiwala yan dahil may kontrobersya. Unlike ito kay Ato Agustin na halos kaibigan pa rin niya yung buong kupunan na kanyang inalisan. Kumbaga, si Asay Tono ang gustong lumabas din sa kupunan na yun eh. Si Agustin naman eh, nadamay lang dun sa problemang yun. Tama ka ron. So ito, ang San Miguel Beer lumalayo na. 26-19, kito na ang lamang nila. At si Nelson Asay Tono, mga kaibigan, 10 puntos na. So the 22 of the 26 nagmula sa mga kamay ni Kai Dick at Asay Tono. Isang fake, sapal, pero sabit si Nelson Asay Tono laban kay Zaldi Realubit. Masyadong costly yung pagsugal ni Nelson Asay Tono na sapal si Zaldi Realubit. One of the better centers pagdating doon sa fake sa ilalim. Ito talagang papakagating ka lamang yan. Well, si Mar Morelos, pinasok pa rin ni Coach Derek Pumarin. Also another player from the San Miguel Beer, nakadamay din doon sa trade na nangyari. Nakikita natin si Alan Kai Dick at si Ato Agustin at the center court. Nag-uusap at yun. Hello, how are you? Pangasta ka na. Hindi na tayo nakakalabas. Sabi niya, dito na lang tayo sa loob ng hard court. Tumatala yun po si Frankie Lim. Pumasok na rin. Pinuntan si Franz Kumaran at si Rick Marata. Also checking into the ball game. Ito naman po si Zaldi Relubit. Pinagmamalaki ng nasipit Agusan del Norte. Well, somehow, si Coach Norman Black, yung mga mamang ipinapasok niya, nakakapag-execute naman doon sa mga roles na dapat nilang gampanan. Ang Sunkist ang may problema at this point, hindi pa rin makita yung kombinasyon ni Coach Derek Mare. Down to a 5-point lead, a minute and a half remaining. Dignadise, papasok sa loob. Fall away, jumper, wala. Agustin na nakakuha ng rebound. Siya na rin na magdadala. Bounce pass, Eric Reyes. Kumahanap ng tao sa loob. Gipit na gipit. Agustin, papasok.
Inside pass. Morelos. Isa pang dating San Miguel Beer na damay din sa trade na yon. Mar Morelos picking up his first two points. Well, kung makikita mo ang lima ng Sanquist, tangin si Ato Augustine lamang ang offense-oriented dito. Pero siya pa yung nagpasa sa pagkakataon niya. Pero binawi kagad ni Dabul. At si Aceitono, very aggressive. Kitang-kita mo sa kanyang galaw at sa kanyang mga mata. Well, yan na yung inside-outside na hinahanap mo. Alan Kedic and Aceitono, yes, magkasabay na pumutok at napakahirap banggay niya. Yan po, nalalabing oras dito sa ating first quarter. Ato Augustine, three-point shot, maigsi. At hinabol, pero hindi aabutin ni Ato Augustine. So, mapupunta ang bola sa San Miguel Beer. Samantala, si Freddy Abuda, apaltan si Nelson Aceitono, at si Mike Mustre naman, ang ahalili kay Alan Kaitik. 37.2 seconds remaining first quarter. Well, Mustre, papasok. Magandang fill-in job din ang ginawa niya in the absence of Alan Kaitik. Yes. Maraming panalo rin sila ron. Mike Mustre is averaging 5 points per ball game. Very limited playing time. Frankie Lim, labing isa sa kanilang shot clock. Ito na ngayon ang main tirator dito dahil si Alvarez lang talagang pumupukol dyan. Mike Mustre, lilipad, papasok ang tira. Well, narinig niya yata, binanggit natin, scoring his first 2 points with 12 seconds. Pito na naman ang lamang nila. Not much time remaining. Nahanap ang shooter. 4 seconds remaining. Nasa long court pa rin sila. Wala pa rin pasa. Yung pasa, malamya pa at maubusan na ng oras. But nonetheless, a big first quarter para kay Alan Kaidik at Nelson Aceitono. Labindalawang puntos, pito pong abante ng San Miguel Beer. Problema ang Sanquist Orange Juicers. Their top scorer, si Meneses at si Ato Augustine, hindi pa nakukuha yung kanilang scoring range. Samantala, yung top scorer nila during the first quarter, hindi naglalaro ngayong simula ng second quarter, si Kenneth Berendesio. Alvarez, nasarhan ng pintuan. Freddy Abuda ngayon, naghahanap ng papasahan. Alvarez, 4 seconds sa kanilang shot clock. Aangat yan, natapik ng bahagya ni Ato Augustine. Tuloy ang aksyon. At si Rick Marata, daan-daan magdadala. Harapan, nasa harapan niya si Frankie Lim. Inside pass, Eric Reyes, turnaround move. What a move mula kay Eric Reyes. Well, magandang D-Goy play, ginawa nito si Ato Augustine. Realizing na pupunta sa kanya yung double team. Yung save ni Marata na huli at tumama agad sa end line. Magandang katama ni Eric Reyes. Solong-solo siya. Yung double team kay Ato Augustine, hindi na nakabalik para sa easy layup ni Eric Reyes. A little pressure from the in the backcourt. Pero natapa si Rick Marata. Mike Mustre is on fake. Napaangat si Morelos. Binitin sa ere. Wala. Siya na rin nakakuha ng offensive rebound. Sapal! Well, talagang agresibo-agresibo. Pero hindi sapat. Dahil apat yung kumkub sa kanya. Sapal lang ang naganap doon. Pero may limang segundo pang San Miguel Beer. Ito yung huling sapal. Buta taka. Samantala, 5 seconds on the shot clock at hindi po nakakaresulta ng 2 puntos para sa San Miguel Beer. Look at the numbers nung unang quarter, Rado. At yung turnovers pa ang pumatay sa mga taga-Sanquist Orange Juicers. Meron silang 4 na palang sa CL. Mas patient sa kanilang ofensiva. Hindi yung magpamadali. Traveling laban kay Mar Morelos. So, alam mo, San Miguel Beer averages from the outside or from the field 45.7% as a team, pero 55% sa first quarter. Mukhang naghasa ito mga to. Well, ang Sanquist naman ay leaving to sa kanilang record na sila ang number one sa turnover dito sa mga kupunan. Averaging 18.7 per ball game. Uy, si Freddy Abuda, yan ang tinatawag na bonus points. Never a Freddy Abuda. Pero naman ito si Freddy Abuda, malaking pag-asa ni Norman Black dito. Parang tipong Alvin Teng ang dating nito eh. Well, tama ka riyan. At actually, amateur pa lamang eh, scorer yan. Ganun din, nag-transform din ito to a good defensive man. Yes. Utility man. Narito si Eric Reyes. 5 seconds on the shot clock. Oh, Eric Reyes! Big shot at that. Yung kanilang mga dati-rati, mga high scorers, hindi makakascore. So si Eric Reyes lang gumigising sa kanyang kupunan ngayon. 32-28, aapat na ang lamang ng San Miguel. Alam mo, last year si Eric Reyes, as we take a look at Frankie Lim taking it back. Another 3-point shot si Eric Reyes, 42.8% last year mula sa 3-point range. His highest in his career. Well, pero yung mga 3 points naman ni Frankie Lim, yan ang iganga sa mga 3-pointers. Pinakamasakit tumira itong si Frankie Lim. Oo. So, pag kailangan bumawi, titira yan at papasok. Yan ang bumubuhay kay Frankie Lim. Samantala, agawang buko po sa ilalim at si Don Alvarez or Ibis Lignadisa rather ang tatawagan ng foul dapat si Eric Reyes on this last play. Well, itong si Eric Reyes talagang ito'y trabahador talaga ito pagdating na sa ilalim at kaya naman ito'y fixture na rin sa kupunan ng Sanquist.
workstation, ika nga yan. Kita mo naman sa katawan eh. Samantala, si Man Morelos, pinasa sa dating kakampi. Uy, mag-iba na kayo ng uniforme ngayon. At si Bong Alvarez po nakapulot. 8:45 ang nalalabi po sa ating second quarter. Freddy Abuda. Bigandi sa daban kay Rilute, papasok sa loob. At yung kanyang finger roll napunta ngayon kay Zaldi Rilubit. Ato Agustin, Marata, jump shot, masyado malakas. Wala man lang tinamaan. Samantala yung pagsagip ni Alvarez, napunta kay Morelos, wala pa rin. At nagagawan, Dignanise. And here come the Beerman. Samantala, naagaw ni Marata mula sa likod. At siya naman ang magpapasimula ng fast break. Morelos, wala pa rin. At finally, may tatawag na foul laban kay Zaldi Relubit. Well, itong mga taga-Sankis, takbo ng takbo. Pero parang ika nga, manok na pinutulan ng ulo. Takbo ng takbo, wala nang mga nangyayari sa pagkakataon na yun. Mga tutok na tira na, dalawa yung kanilang sinayang sa pagkakataon na yun. Samantalang ang San Miguel Beer, attack and attack pagdating naman sa ilalim. Pero sinasalubong sila ng matigas na depensa with the presence of Eric Reyes and Zaldi Relubit. Kung titingnan mo yung lineup ng Sankis, wala naman talagang finisher yan sa fast break. Except maybe for Ato Agustin, ano? Well, yan yung binabanggit natin kanina pa. At kaya nga makikita mo pag magsisimula itong si Rick Rick Marata, halos sabihin niya sa kanyang sarili siya na rin yung tatapos sa fast break. Samantala si Perel Meneses po, siguro nakita ni Coach Pumarin yung kanilang kahinaan doon. Pinasok na po si Meneses, kinupo si Mar Morelos. 7:54 remaining dito sa ating second quarter. Well, sa bantayan napupunta rito kay Perel Meneses yung si Bong Alvarez. Maganda rin matchup yun. Oo. Freddy Abuda. Nilabas kay Alvarez. Si Alvarez, wala pang puntos dito sa larong ito. Samantala, pagpasok ni Mustren. Sablay, Dignadise. Sapal ng bahagya ni Eric Reyes. Napunta kay Alvarez. Finally, si Bong Alvarez. Ito talaga yung gusto nitong si Bong Alvarez. Pag nagsisigawan na yung mga tao, pagbubuhatin niya na yung bola at magkakaroon ng palisa sa pataasan ng talon, mangunguna talaga si Bong dyan. 37-28, biglang lumobo na naman sa shot. Second leading scorer ng San Miguel Beer, si Bong Alvarez, averaging 18 points per ball game. Samantala, si Rilubit, palobong tira. Ang rebound, napunta kay Freddy Abuda. Well, gustong paluwagin ng mga taga-Sankis yung depensa ng San Miguel. Pero with the presence of Abuda and Dignadise, talagang solid. Yan na, naging karakter ng San Miguel Beer, year in and year out. Siyang po ang abante ng San Miguel Beer. Then on their shot clock, Freddy Abuda, papasok sa loob, binigay kay Dignadise. Good passing play mula sa San Miguel Beer. At mukhang naamoy na yan ni Coach Derek Pumarin. Enough is enough. I'm out po. So, and tell mo yung hindi nagagawa ng Santis, yung pag-score. Oo, tatlong minuto na silang natatahimik. Kaya yung Victoria at Meneses, ipinasok na ni Coach Derek Pumarin. Tatlo na yung mga legitimate scorers dito. Kasama na si Ato Agustin, Eric Reyes at si Zaldi Relubit. Victoria, sapal pa rin! At naubusan na ng oras, pero good defense. They will go on. Oh, pinigil daw. Oh, at inabot nyo sa kamay si Boybis Victoria. Kita mo, bumali na ito at nasa likuran itong si Bong Alvarez. Nakuha pa rin sa kaliwa. At kaya naman, worried yung kombinasyon ng coach at manager ng Sankis. Alam mo, talaga nakakapagtaka itong paghina ng performance ng Sankis from being overpowering last year. Biglang ngayon parang walang mapili itong si Coach Derek Pumarin. Well, I heard magkakaroon ng team building itong Sankis pagkatapos ng huling laro nila, which is today. Dahil alam nila, somehow internal yung problema ng kupunan na ito eh. Uy, counted yun, sabi ni referee de Diyos. Magic shot mo na kay Mike Mustre at napangiti na lang si Mustre. Kahit siya, yung mukha naman ni Ato Agustin, kita mo naman dito. Well, hindi katakataka yung mga tira ni Mike Mustre. Ay, akala mo ha? Mahilig sa high time. Ginagawa yan eh. Ginagawa niya yan. Oh, tamo ha? Pero ang tanong dito kung may continuation, yun ang sinasabi ni Coach Pumarin eh. Yun ang foul. Kinaliwa pa si Coach Derek Pumarin. Pangalawang beses na yan na nagre-reklamo dito sa first half. No basket. Ayun. Liwanagin mo. Bonus na lang yung magandang tira ni Mike Mustre. Okay na sa kanya yon dahil napakahirap gawin yun. At least nagawa niya. Pwedeng ano yun? Pwedeng play of the week yon. Well, Sankis going 2 out of 9 ngayong second quarter. San Miguel actually bumaba din. Shooting only 4 out of 11. Samantala, yung paso sa loob, may foul na itatawag laban kay Eric Reyes. Laban kay Bong Alvarez. Third foul na
ni Eric Reyes. 6:01 remaining dito sa ating second quarter. Well, alam ni Eric Reyes, mahirap pabuelohin itong si Bong Alvarez. For the last 4 games, nakikita niya ang resulta pag pumubuelo ito. Si Mustre, binawi yung nanalipay niyang shoot. Ganda ng galaw ng tao ng San Miguel Beer ngayon. Parang ganatong ganato. No? Well, maganda rin ang balasa ni Coach Norman Black. Hindi lahat na, lahat ng manlilipad ay pinipacing niya. Hindi niya pinagsasabay-sabay. Kaya well-distributed yung mga puntos. Well-distributed din yung magaganda nilang plays. In the meantime, a near steal by Boy Beats Victoria at may tatawag na foul laban kay Victoria. That will be the 15th foul ng Sanke, second foul ni Boy Beats Victoria. Well, tuluyang lumalayo mga taga San Miguel Beer sa puntong ito. At yung mga taga Sanke, parang hindi malaman kung sino mamumuno sa kumpanan na ito. Yung kanilang point si Boy Beats Victoria, actually one of the players na may matataas din na turnover sa kumpanan nila. At yan ang pumapatay ngayon, turnovers para sa Sunkist. 13-point lead for San Miguel Beer. Mike Mustre, really very aggressive at yung kanyang intensity is up na up dito sa larong ito. Well, makikita mo sa mata ni Mike Mustre yung kanyang kumpiyansa. At si Kenneth Durantes, nakasabay niya rin ito sa isang amateur team nung nasa amateur league pa itong dalawa. Magkakampi ang dalawa. Burger machine ba yan? Oo. At ngayon, magkakaiba na sila ng upunan at sila pa yung nagbabantayan. At yung pasa ng Kenneth Durendez na agaw ni Ives Nicodice, Freddy Abuda, binigay kay Mustre, pasa sa loob, Alvarez, binalik kay Mustre, traveling. Oo, talagang gusto yung masyadong ginanahan. Yung liksin, ito si Mustre, gusto niyang i-emphasize sa pagkakataon niya, gusto niyang milya-milya yung layo sa kanyang bantay. Pero illegal, yung ginawa niya illegal. Eh. Oo, tanda mo itong abanding ito, partner, nagawa nila, 15 puntos na yan. In the absence of Nelson Asaitono at si Alan Kaidik, at yan po ang score or points in the paint. Ito, gaya na binapanggit natin, atake ng atake, kahit yung mga shooter sila mula sa labas, ay gusto nila yung mas sigurado going for the high percentage shot. Buwang alam nila itong larong ito, yung sukatan pagpasok ng semis, gaya ng binabanggit mo. Another turnover committed by Sanquez on that pass by Bonel Balingit. Narito si Bong Alvarez. Frank Helim, titira ng tres. This time, masyadong napalakas. At si Meneses ngayon, pinasa sa harapan niya si Eric Reyes. 4:15 remaining at ang Sanquez has only scored a total of 5 points dito sa second quarter. At naghahanap pa sila up to now. Si Berhel Meneses nahihiya ng tumira. Finally, yung kanyang 2 puntos sa quarter na ito, nakuha niya rin. Well, kailangan ni Meneses gumawa ng puntos dito. Ang average niya, 22 puntos kada laro. And right now, Meneses only has 3 points. Yun ang unang field goal niya. Oo. Franklin, press na naman. This time, sisiguraduhin ko. Naramdaman ni Franklin. Actually, kanina yung mintis na kanina was a good shot. May double team sa wing. Luwag na luwag siya sa sentro. Ngayon naman, gusto niya yata may bantay eh. Para mas may lagitik yung kanyang 3 points. 39 lamang nila. Oh, this is a ace. This is a ace, partner. Bonel Balingit, supply ang tira. Napunta kay Bong Alvarez ang tapikan. Alvarez, nauna kay Victoria. Ang harapin niya si Meneses, binigay na lang kaya sa Itono. At 18 na po ang abante ng San Miguel Beer. Bumubulusok ang Beerman. May timeout na naman. Maya-maya po, second ball game natin. Alaska laban sa Inebra. And that will be another very, very important ball game para sa dalawang kupunan. Napasok na rin. Sigurado nang papasok sa semifinal round para may Inebra San Miguel. Well, sa first half na ito, yung mga San Miguel Beermen, alam na alam yung kanilang gagawin. Piling-piling yung kanilang mga pass break. Kung may pagkakataon lamang talaga, ito, makakakuha na naman si Nelson at makikita walang tao titigil ito at magsisit. Parang kinuha sa bata yung bola. At si Kaidik, tres na naman! Napasuntok pa si Ere. At Alan Kaidik, going 3 out of 3 ngayong first half of play. Well, binantaan namin kayo dyan. Going 0 out of 7, sabi namin. Pero maaaring mag 7 out of 7 ngayong gabi. 21 points! Ohoy! Parang sa volleyball yun, ang tinatawag na baon. Oo, at sabi naman sa baseball, batter ang tawag to. At may timeout po ang San Miguel Beer. At ngayon may foul na itatawag laban kay Alan Kaidik. Abante, partner ng San Miguel Beer na 21 puntos. Well, sa aking pananaw, mukhang ngayon pa lamang umaani itong mga taga San Miguel Beer. Dahil makikita natin nung wala itong si Alan Kaidik, same intensity ang ibinigay ng kupunan na ito. Ngayong nakiklik na itong si Alan, aba, kita mo ito, milya-milya ang lamang nila. Well, masakit yung huling pagkatalo ng San Miguel Beer laban sa Alaska Milk in the absence of Bong Hawkins at yung pagkakawala pa ni Coach Tim Cohn. But nonetheless, natalo pa rin sila dun sa larong yun. 3-point shooting layo na San Miguel. Oo, at si Alan Kaidik, hindi pa namimintis ngayong laro na ito, going 3 out of 3. Ito, malapit-lapit. Ayan pa. Doon pa kaya.
Alan Kaidik, 17 puntos na po. At talagang tag-init si Alan Kaidik. Well, kung gaano kainit si Alan, ganun naman kalamig yung kanyang counterpart na si Berhel Meneses. Shooting only 1 out of 6. Tatatlong puntos pa ang nagagawa ni Berhel. Inside pass, balingit. May foul pang kasama. At the basket will count. At si Dignadisa yata sumundot doon. Well, sa lahat na yata ng feature natin ng nakaraang taon, itong si Bunel Balingit ang nakita natin tumitira ng ganyan. Pero dito sa All Filipino, somehow nagiging rare itong mga tirang ganyan ni Bunel. By the way, partner, alam mo, dito sa BTV Primetime Network, mga kaibigan, talagang kapit-kapit ang magagandang programa. Mamaya-maya, Ginebra, Alaska. After that, Hollywood's Most Powerful Women ang susunod po right after the PBA. At yan po ay sa Rated E, mamayang alas 10 ng gabi. Dito lang po sa BTV Primetime Network. Samantala, may loose ball foul na itatawag laban kay Bunel Balingit. Pangalawa na ito para kay Bunel Balingit. He missed the free throw. At dun sa agawa ng bola, siya pa yung natawagan ng foul. Kaya the double black eye para dito kay Bunel Balingit. Matala si Vestig Nadise. At pupunta sa 4.5 meter line. Pero hindi niya masigurado kung siya nga ba. O to si Nelson. Si Nelson. Sa field goal shooting ni Nelson ngayong ball game na ito. Aba, minsan itong namin test. 4 out of 5. At karamihan siya yung tumatapos ng pass break ng San Miguel. Dalawang beses na po nakasama ito sa Mythical 5 ng PBA, 1992, 1993. Muntik nang maging MVP. Si Degalop at Bido Papilonia na may injury ngayon. Nandiyan po si Norman Black. Well, gaya ng binabanggit ng marami, si Asay Tono daw ang sagot sa pagkawala ni itong si Guido Babilonia. I disagree dahil magkaibang posisyon yung nilalaro nito. Pero somehow, naging innovative pa rin si Coach Norman Black dun sa pagpapatsin ng mga butas sa kanyang kupunan. Kaya nagsasabay-sabay na lamang ito ng mga dalawang power forwards, minsan tatlo, para lamang mapunan yung kawalaan nila dun sa gitna. Dalawang free throw nakuha ni Asay Tono. At abante na naman po San Miguel Beer ng 23. A minute and a half remaining dito sa ating second quarter. Galdire Lupit. Tumira. Wala na naman. Tapikan. Napunta kaya sa Itono. At San Miguel Beer umatake muli. Agustin. Naagawan si Bong Alvarez. Medyo, uy! Binawi. Binawi. Alvarez laban kay Agustin. Harangan mo ko, partner! At talito pong si Bong Alvarez talagang tumatapos ng mga layup. Talagang isusubo na nito at hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng mga sapal. At eto, nasapalan yung sarili. So, turnover na naman kasama Noli. At ang bola pupunta na naman sa San Miguel and a chance for them na pahabain pa. 25 na itong lamang nila. At nakikita mo yung mga tiga Sanquis. Parang very down sila ngayon, ano ha? Parang walang nakikitang liwanag dito sa kanilang paglalaro. A lot of turnovers. Not too much offense. In fact, they've only scored 9 points dito sa second quarter. Iniipit si Asay Tono at may foul pa si Rizal Di Relubi. Well, bumagsak na siya pero iniwanan niya yung kanyang hita doon sa sandwich na yun. At ang foul itatawag sa kanya. Makikita mo rito. Ayun. Matulis yung kanyang tuhod. By the way, mga kaibigan, sa ating halftime, abangan niyo po yung si ang komedyanting si Leo Martinez at ang Whiplash Dancers. Kamaya-maya po yun right after this first half. Kakatahin nga yata yung kanyang CD. May CD na kami yun. Si Leo Martinez. Martinez. Oh. Si Tong Guzman? Oo. Meron siyang CD. At high-tech yata yung talaga, ha? Yung kanyang single na kinanta niya. Dahil nandun ako sa Cuneta last time eh. Ah, kinanta niya yun doon. Oo. Oh, oh. At yung title yata ng kanyang CD, Guwapong Tulad Niya. Aba. Oo. Oh, hindi pa sinabing payat katulad po. Well, ang abante po ng San Miguel Beer, hindi na payat. 27 puntos na to, 59-32. At ang Sanquis naghahanap ng gagawa ng puntos at kung hindi pwede ang ganyan mga tira. Samantala, napunta ko pumarin. Binato na lamang, ahabulin na sa Itono. Tuloy-tuloy sa kanilang dugout sana si Nelson na sa Itono. Well, 31.1 seconds. Sayang yung pagkakataon na yun for San Miguel Beer dahil madodoble nila. Itong na-score ng Sanquis ay masakit-sakit yun. Para sabihin sa kalaban nila, hindi na kayo makakabangon. Credit din ito sa depensa na pinapakita ng San Miguel Beer. Tama ka. Dahil malabas, maloob, talagang nandun yung mga beerman. Ito, sa doon, Relubit, finger roll.
At may foul na makukuha laban kay Art De La Cruz. Well, yung depensa na pinabanggit natin si Art De La Cruz actually ay help defense lamang dito kay Salder Yelubit. Pero kita mo kahit malaki yung kanyang bantay, nandun pa rin para bantayan dun sa layup na lamang. Ordinarily, ibibigay mo na sa isang player na nalampasan yung kanyang bantay. Pero si Saldi real bit still having problems sa field goal shooting niya. 0 out of 4 si Saldi sa puntong ito. Kanina nga kapos na kapos pa yung favorite spot niya sa sulok na aming tispa. Nakakapagtaka yan dahil last year si Saldi ay nag-average na 54.3% from the field. He always likes to take his shot very close to the basket. Tama ka. Pero dito halos nadadala na niya siya sa may labas. Nakukupera siya siyang tumira dahil talaga mababa ang kanilang output. With 14.5 seconds ito sa second quarter, 33 pa nagagawa nila. Only 10 points sa second quarter po. Santis make that 11. Balit ng San Miguel Beer, 29 na nabuhos dito sa second quarter. Yan na lang po, nalabing oras. Last shot time. At pagkakataon ng Beermen, mapakat pa yung kanilang kabante. Alan kay Dick, 3-point shot. This time it's offline. Tapikan at naubusan na ng oras. So balit ang San Miguel Beer po, milya-milya ang abante. They're on top by 25 points. Yes, 25 mga kaibigan. Napakaganda po ng start namin dito sa game na to. Lumamang po kami ng 25 points at the half, 59 to 34. Kaya sama-sama natin panoorin itong second half. Tingnan po natin kung makakahabol pa ang Sunkist. Malibot, and this is the start of the third quarter of this ball game between San Miguel Beer at Sanchez Orange Juicers. Nasa Araneta Coliseum po tayo dito sa Quezon City. 25 po ang abante ng San Miguel Beer. At napakalaking cushion niya na rado para sa Beermen going into this ball game. Kaya naman sa pagsisimula natin third quarter na uli, makikita mo may full court press agad sa Sanchez Orange Juicers. Balak nila na ibaligtad nila yung kwento dahil yung first half of play ang Sanchez, napakadami nilang turnovers. They had 12 turnovers samantalang lilima sa kupunan ng San Miguel Beer. Sa assist departments naman, ang mga taga Sanchez giving up only 10 assists, 19, halos doble para sa San Miguel. At ang Sunkist, of course, only scored a total of 11 points noong second quarter, mga kaibigan. Talagang taghirap sila dun sa quarter na yon, with Meneses only hitting 2 points. Si Ato Agustin, wala pa nagagawang puntos dito, partner. Well, actually, no first half, hindi naman magkalayo yung attempt ng dalawang kupunan ng mga taga San Miguel Beer. Apat na po yung kanilang tira. 38 naman sa mga taga Sunkist, pero ang pumasok sa San Miguel, 22, a total of 55%. Sasampu sa Sunkist for a very low 26% sa shooting nila, considering that they are number 2 in scoring. Alayo play, hindi po pumasok para kay Eric Reyes. At ang San Miguel Beer ngayon ang nasa possession. Oh, give and go play. Pumarin, almost getting a 3-point play. Subalit, instead, makakuha siya ng foul mula kay Alvin Teng. Well, si Alvin Teng, maagang napapunta sa foul trouble. Magsisimula dito, merong foul kaagad. Pangatlo niya na ito. Hindi na mapipigilan yung kanyang sarili. Nakita niya, may nakalusot na maliit. Pero napakabilis ito si Franz Pumarin. Hindi na mahahabol ito. Pero I think si Coach Derek Pumarin has to make a decision on Kenneth Durante. Siya yung nagpainit nung first quarter of play. Pero pagkaupo niya, dire-diretso nang lumapig ang kanyang kupunan. At dito sa puntong ito, wala pa rin siya sa loob. Alam mo, maganda yung sinabi mo yan. Si Durante, siyam na puntos na first quarter. Siya ang leading scorer. Wala pa nagawa yan nung second. And that's how low the production of the Sunkist players have been dito sa larong ito. Well, ibang aspeto kasi pag nandyan si Kenneth Durante, marami ang pwede niya. Pwede siya mag-1-on-1, pero din siya tumapos sa mga pass break. At nakita mo, nung wala si Durante, yung pass break nitong mga taga-Sunkist, masamang panoorin. Kay Dick, pinanood na lamang ni Ato Agustin. Subalit sa play yung tira ni Kay Dick. Agustin picking up the loose ball. 60-34. Meneses. Nagarapan niya si Art De La Cruz. Papasok sa gitna. Tumira pabanda. 5 points para kay Virgel Meneses, and he has to get going kung gusto niyang makapalik itong kupunan niya dito. Well, mas gusto yata nitong si Virgel Meneses na tumatao sa kanya. Yung mga usual niya na pantay. Ang kilala niya. Oo, nasa pantayan. Si Art De La Cruz, hinutan niya sa harap. Kanina, si Alan Kedic na hindi naman kilalang defensive player. Hirap na hirap siya. Yung Polistico, nasa labas. Ngayon si Alan Kedic, tumurn around, pasok. Oo, at talagang namintis ng isa, binawi kaagad ni Alan Kedic. Is still leading para sa kanyang kupunan pagdating sa scoring. Yes. At yung kalamangan, 62-36. Aba, ay 26 na yan. 19 puntos na po si Alan Kedic. At Agustin, hindi pa rin makakuha ng puntos.
walang re-rebound para sa Sankis, para sa second service ng kanilang opponent. Samantalang apat yung San Miguel Birman sa ilalim doon. Alam mo na si Ato Agustin na scored in double figures in all of his games as a Orange user, ha? So nakakapagtaka yan. Samantala, traveling daw si Alan Kaydig. Napaibig si Alan Kaydig. Gusto niya pang umisang sidestep dahil na-effect niya na itong si Ato Agustin. Na ngayon ay talagang nag-aalat. 0-4 ang shooting itong si Ato Agustin. Ngayon ang binabanggit natin, tumaas ang... actually, medyo bumaba ang scoring ni Ato Agustin. Pag-ipad niya ng Sankis, pero mataas pa rin yung kanyang mga numero. Averaging 17 points per ball game. Aba, ngayon ay hindi kabuka ng kanyang nilalaro. Exactly. Matala si Ato Agustin sa long court. 7 seconds sa kanilang shot clock. Meneses laban kay Art de la Cruz. Head and shoulder fake. Kumira na. Eric Reyes sapal mula sa likod. At mananatili ang bola sa Sankis Orange Juice. Pero again, good defense ang ipinapakita ng San Miguel Beer. Kaya naman nakakalamang sila. Hindi lamang umaarakate yung kanilang mga shooters, yung kanilang mga penetrators. Kundi sila dumodoblo rin bilang good defensive men dito sa laro na ito. Meneses, pinapali si Boy Beats Victoria at kanina pa nagpapanggaan yung dalawang yan, Victoria at si Franz Bumaren. Nakakalimutan niya, sabi ng dalawa, may kwento kami kanina first quarter. Oh. First team foul ng San Miguel Beer. Samantala si Franz Bumaren ay tatanggap na kanya first personal foul. Victoria, tumira ng tres. Offline. Makikita mo parang yung bitaw kagad, flat na flat eh. Ha? Oo, at actually somehow naghihintay ng bantay eh. Nakaligtas siya sa bantay niya, pero somehow kuma-anticipate siya na mayroong hahabol sa tira niya. Asaitono, ginidigitan ni Eric Reyes. Chinalenge ni Asaitono, isang kamay, wala. Meneses na nakakuha ng rebound. 8:50 remaining in this third quarter. Meneses goes baseline all the way to the basket. Ang pinapanggit natin, mas gugustuhin pa nito na isang legitimate defensive man ang nasa harapan niya. Si Art de la Cruz hindi makasabay sa mobility. Nito naman si Kenneth Torres, Meneses na ngayon lumilipad na. Yes, 7 puntos na si Garel Meneses. 4 dito sa third quarter. Give and go play, blind pass. Bintik nang hindi masambot pero mabuti na lang at nakuha. May foul pang kasama. Eric Reyes will pick up his fifth personal foul. Well, parang gagamba dun sa play na yun. Itong si Eric Reyes, may dumadating na isang maliit na bagay at bigla niyang sinaputan. At hindi pwedeng gawin niya. Kubkub na kubkub niya si Franz Bumaren. Kitang-kita yung contact. Alam mo, marami nagsasabi na itong Sankis daw talaga naapektuhan ng pagkawala ng tatlong veterano. Distrito, Villamin, Solis. Talaga yung, miski na sabihin mo, kailangan mo ng veterano sa loob eh. Well, tama ka dyan. At ito kasing tatlong players na ito may kapasidad na maging leader. Like yung pinakamatanda nila, makikita mo yung kanilang lineup, si Alvin Tech. Pero ika nga, hindi si Marata siguro. Pero wala namang kalibre ng leader si So si Berhel Meneses pa rin ang kanilang spiritual leader somehow. Pero masyado nang mabigat for Berhel dahil siya na yung umi-score. Aba, may leadership pa. Yung mga spiritual leader eh, ano yan, may simbahan mo. Ay, nakorato. Namantala, 24 po ang abante ng San Miguel Beer. 7:58 remaining dito sa ating third quarter. Well, kaninang first half of play, si Coach Norman Black had the luxury of shuffling his men at lahat nag-deliver dito. Yes. Lalo pa itong si Mike Mustre, si Bong Alvarez, naaasahan pa rin natin dito sa second half. Bumaren, nagpuntang baseline, whips a pass to Asaitono, sapal mula kay Virgel Meneses, and the ball will remain with San Miguel Beer. 9 seconds sa shot clock ng San Miguel. Well, big break yun for San Miguel. Muntik pang matawagan to si Asaitono ng offensive foul. Kita mo yung kanyang pagragasa sa loob. Baseline inbound. Alat kay Dick. Kumawala doon sa pantay pero supply ang tira. At ang San Miguel Beer coasting right now. 24 yung kanilang abante. And they know that if they can protect this lead, it's sufficiently enough. Pero ito si Meneses, may ibang bagay sa kanyang utak. Well, ngayon nga sa pagkakataon na ito, ngayon ko naaalala yung kawalan nitong si Yoy Villamin sa upunan na ito. Pag natatambakan ng Sankis ni nandun si Yoy, makikita mo isang mama nagtatrabaho kahit lamang na lamang nasa kanilang kalaban si Yoy Villamin. At bigla na lamang makakahawa sa mga kakampi. Unlike ngayon, may pagkakataon sila, sinayang nila. Yes. At nakita ko si Norman Black kanina nung nagkaroon ng turnover ng San Miguel. Sinenya sa niya na yung kanyang coaching staff. Kumaya mouth ka pag pumasok ito.
biglang nung turnover na yun, wag mo na, wag mo na. Talaga nag-ahapit ito si Coach Narong Black. Oh, another turnover here. Bad pass mula kay Art De La Cruz, masyadong mataas. In the meantime, Agustin gets a screen. Pinasa sa loob. Uy, naku, talagang kinumit niya pero hindi inaasahan. Well, binawi ni Art De La Cruz yung kanyang sarili. Oh! Slap the foul! May kasama pang foul. Sumapit daw si Zaldi Relubit at si Asay Tono. Talagang galit na galit dito sa larong ito. Panoorin mo to. Binabanggit natin kanina, times 2. Mukhang times 4 ang intensity nitong mamang ito. Naku! Lagitik ang slam dunk. May foul pa. Si Jordan nilalabas yung dila niya. Ito si Asay Tono, yung parang yung mata niya namumungay. Oo, naka-smile yung kanyang mata pag nagdadunk ito. Ang pinagmamalaki po ng Oriental Mindoro, the Bull. Di ba tama raw nandun? Oo. Pero the Bull, yun ang bansag kay Nelson Asay Tono. At muli pong umangat ng abante ng San Miguel, 25 may timeout ng San Kiss. Ang isang avid fan ng Ginebra San Miguel. Hindi. Well, makikita na natin, Oli, pumasok na si Kenneth Duremdes. Dahil kanina, ang mga taga San Kiss nakapag-put up ng magandang defense. Actually, forcing some turnovers against San Miguel. Pero pagtatapos na kanilang transition offense, walang tatapos ang pass break nila. Kaya naisip nila si Duremdes. Pero ito, sa loob, nakapasok sila ng 20 putos. Well, dahang ika nga tinatapyas ng San Kiss ng pagkakaabante ng San Miguel, pero still 23-point lead and they really have to play some defense now. Hard defense in fact para sa San Kiss. Pero si Duremdes ngayon nakatao kay Alan Kedic. Mayroong karanasan dito si Alan. Oo, abante dito si Alan. Samantala si Art De La Cruz abante dun sa pagkakataon na yon laban kay Alvin Teng. De La Cruz now with 6 or rather 8 points. At muling umangat po ang abante ng San Miguel sa 25. Yan ang momentum ng gumagalaw ka ng walang bola. Pagpasa sa iyo, kasama ka ng iyong movement yung shoot ko. Kahit malak na passion dorking kaya yung ginawa ni Art De La Cruz. At ang mga taga San Miguel nakapwersa pa ng isang turnover. Babalik na naman sa kanilang ball possession. Kanina na-interview si team manager Elmer Yang at nabanggit na nga niya na they're starting their preparations. They're hoping that si Ronnie Grandison makakabalik para sa kanyang kukunan. Pero alam mo, talagang nakakalungkot na San Kiss mawawala. The defending champions, it's been 4 years since they got booted out of a semifinals. Last time they got booted out, if you take a look at that last shot ni Alvin Ting, 1991 third conference, 7th place sila. Kanilang import si Kelvin Upshaw, dun sila huling beses natanggal mula sa semifinals. Well, nung hindi nila nakuha yung Grand Slam last year, marami na nagsasapantahan, baka this year na. Dahil buo-buo pa rin ang lineup nito. Pero hanggang nagkawatak-watak. Oo, nagkabaliktad pa yung nangyari. Simula pa lang ng taon, magkakawatak-watak na pala itong kupunan na ito. Well, ito po yung isang taong nawala dun sa almost a Grand Slam year. Yung si Nelson nasa ito, no? Ngayon nasa San Miguel. At siya po ibibigyan ng 2 free throw. By the way, yung ating mga research na ating yan, nakakuha natin courtesy of our stats editor na si Willie Marcial at si Fidel Mangonan. Oh, yun si Fidel, kaklase ko sa UP yan mga araw. Oh, magagaling yung mga taga-UP. Salamat. Samantala si Nelson Asaitono still has to miss sa free throw shooting niya. Talagang napaka-consistent. Samantala si Ato Agustin struggling for his points dito sa laro na ito. Mukhang na-realize na ni Coach Derek Pumari niya at iuupo niya muna. Bokya pa si Ato Agustin, partner. At si Asaitono naman, pinapakita na nang nagkakamali kayo, tinrate niyo ako. Mukhang gigil na gigil talaga itong si Nelson eh. Talaga naman sinasabi niya nagkakamali kayo dahil ako'y para sa ibang kupunan. Yun yung sinasabi niya. Si Nelson, Ato Agustin, walang galit ito sa kupunan na kalaban nila ngayon. Kaya somehow yung aggressive niya bumaba pa. Meneses nilabas kay Duremdes, nabitawan pa ang bola. Only 3 seconds sa kanilang shot clock, nabitawan din ni Rielubit. Outlet pass kay Dick Sanfek. Napakasimple ng basketball. Ay, yan ang binabanggit natin na experience itong si Alan Kedic. Dalawa yung bantay, may isa sa harap, may isa sa likod. Hindi man lang pumik si Alan Kedic, pumreno lamang ito. At yung kontra-tempo na jumper niya, pumasok. Samantala si Kedic, ganado-ganado after that last basket. Siya naman ngayon ay tatawagan ng foul from behind. Third personal foul ni Kedic. 27-point lead. As we take a look at Mar Morelos checking in now, papaltan si Alvin Teng. Si Alvin Teng mayroon ng 4 na personal foul. Kailangan niyang lumabas. Pero you have to credit really itong si Alan Kedic. Siya yung tumira dun sa kanilang front court. Mabilis ka agad para sa isang defensa. Nahuli nga lang siya. Victoria, offline na naman yung tira niya to the right. Samantala sinagip ni Mar Morelos. Napunta kay Kenneth Duremdes. Balik kay Victoria. Duremdes, jump shot off a screen. Wala pa rin. Tapikan. At mapupunta ang bola
o mananatili po sa Sunkist Orange Juice. At yung pensiba ng mga taga Sunkist at this point, Noli, mukhang talagang incomplete disarray at wala silang mapuntahan na go-to guy at this point. Si Berhel natahimik na ulit. Si Meneses po ay may 7 puntos na kabuuan, samantala there's a foul underneath. Well, yung mata nandun na sa dalawang maliliit, sa point guard si Victoria at si Pumarin. At sila kasi yung kanina pa nagigilgilan doon sa ilalim. Nagigirian na yung dalawa. Kanina po nagkaroon ng konting incident na technical si Pumarin because of the second motion in the first quarter. Samantala, tapik na naman sa ilalim. And Asai Tono will be clipped in his backcourt. Victoria ang tatawagan ng fouls. Pang-apat na yan ni Boybits. At nasa penalty na ang Sunkist Orange Juice. Well, sa pagkakataon na yan, umakuha ni Nelson Asai Tono yung bola. Handa na naman silang tumakbo na isang pass break. Dalawang taga San Miguel Bernal na nasa wings. Isa lamang sa Sunkist na sasalubong sa kanila. Maganda na rin preemptive foul yun. Ito si Boybits Victoria. Pero sa free throw line, kita po niya ang numero ni Nelson. 13 out of 13. Munti ka na. 14 out of 14. Eh, binulong ako na si Nelson. Sabi ko, babanggitin ko yan pag mataas-taas na. Huwag mo ko ipapahiya. Samadala si Ato Agustin. Napasok na po. Pinunta niya si Boybits Victoria. So this is the first time that si Agustin will be playing the point dito sa larong ito. Tingnan natin kung anong magiging bunga niyan. Ayan na nga, sinasabi ko sa iyo, 14 out of 14, sablay yung 15. Ikaw ang bumanggit nun, pare. Hindi ko sinabing 14. Samadala si Mar Morelas. Offensive rebound, sapal. Pero may foul daw. Talaga walang patawa dito mga taga San Miguel Beer. Kanina pang binabanggit-banggit natin, nakakalusot yung mga taga San Kis. Pero may pangalwa o pangatlo na line of defense na talagang pumipigil. Pero may foul nga itong si Ardi Lacruz. Pero may free throw na lang itong si Morelos. Kailangan siguraduhin pa niya mula sa free throw line. Itong San Miguel Beer, Rato, does not particularly average very well sa block shots. Itong maman to, isa sa mga galing manapal to. Pero ang San Miguel Beer as a team, 2.2 blocks only per ball game. Pinaka mababa yan sa lahat ng mga kupunan. And obviously, yung pinag-performance sila ngayong araw na to shows that iba yung kanilang intensity pagdating sa depensa. Well, tama ka riyan. At samantalang naghahagilap naman itong mga taga-Sunkist na kanilang depensa. Alam mo, ito rin yung minsan nagiging kalakasan, minsan kahinaan naman ito kapag naghahabol na kayo. Aba naman! Ha? May titira na ganito, talagang basag na ang likod nyo. Coast to coast move mula kay Dong Pulistic at napangiti pa si Dong. Dere-derecho at talaga naman pag siniswerte ka, kahit na ano, pwede mong tayaan. Well, good realization on the part of Dong. Nakita niya may double team doon sa kanilang mga ball handler. Sabi niya, ako ang iiwanan nyo. Sige, iwanan nyo ako. In the meantime, pasa sa loob, Mark Morelos makakapulat ng foul. Pero si Terentes nang ihinayan doon dahil nalibre din siya. Si Polistico po, tatawagan ang kanyang kalawang personal foul. Well, si Mark Morelos, rookie pa lamang sa taon na ito, napalipat na kaagad ng kupunan. At actually, nakapaglaro siya sa San Miguel Beer, unlike sa ibang rookies na halos hindi pa nakakapaglaro ng iti-trade during their rookie year. Iba ito. At di kalibre player ito, mababantayan natin ito sa mga susunod pa na taon. Nung nasa amateur ito at nung nasa collegiate ranks, ay talagang pangalan itong Mar Morelos, especially nung manalo ang Pilipinas ng ginto sa Chiang Mai. Ito ang Dennis Rodman ng Chiang Mai. Yung rebounding ano, no? Oo. Monster. Samantala, naagaw yung outlet pass. Agustin, papasok sa gitna, natapik sa ilalim, pero this time makakakuha siya ng foul mula kay Art De La Cruz. Well, familiarity of play para kay Ato Agustin. Alam nila, coming from a free throw, babatok agad ng fast break. Coming sa wings, itong si Pumarin ay nag-i-sneak papunta sa kanila na front court. Siguro sumenyas na yung mga, di ba may mga senyas-senyas yan eh. Nabasa ni Ato Agustin at na-foul pa siya, nasa free throw line siya ngayon. Pero wala pang puntos, gaya po ng nakikita nyo. Well, interesting trivia, Noli. Si Asai Tono at si Agustin ngayon, pareho na yung numero. Yes. Pamula na pumasok ito si Agustin dito sa Sunkist, nagpalit ito ng numero. 11 na ngayon ang numero. Ano ba numero nito dati sa San Miguel? Numero 6. 6. Si Atoy ko ang idol niya. At ngayon, 11 na rin po ang numero ni Ato Agustin. Pero hindi naman yan yung numero niya, no? Dahil pinutan yung pangalan, tsaka mas maliit, ano, ha?
Samantala, only 3 and 20 remaining dito sa ating third quarter. 26 po ang abante. So take a look at yung abante ng San Miguel Beer sa assist. 14 niyang abante niyan. Well, speaking about numbers, itong si Asay Tono this year, nagsimula din sa Sanquist na ibang numero, numero 25. At pag dati 11 na talaga yan, pero nag-25 siya ngayon taon na ito. Pero hindi rin nagtagal yung numero niya, balik din siya sa 11. Yun yung mga pahiyang ng player. Tama eh, no? Ka. Samantala si Asay Tono po ay pupunta sa free throw line. Speaking about the second conference, nabalita natin kay Coach Yang Giao that they're going to be bringing in Ronnie Coleman. Yung kanilang dating import that obviously Pepsi naghahanap ng mas magandang performance. So take a look at Bonel Balingit. Si Balingit wala pa o dadalawang puntos pa lamang dito sa larong ito. Well, tama. Yung panayam natin kay Coach Yang Giao, eh, talagang matutuwa siya sa naging performance ng kanilang kukunan. Winning 3 of their last 4 games. Oo. Ay, hindi na masamang paglabas yun. And now they have an opportunity to tie at least for 9th and 10th. Huh? At malalakas yung tinalo nila. Tinalo nila Ginebra, itong Sunfish at Pure Foods. Oo. Paul ang itatawag kay Nelson Asay Tono. At napakamot na lamang si The Bull. Fourth foul ni Asay Tono. Nasa penalty na po ang dalawang kupunan. 3:01 remaining dito sa ating third quarter. Pero itong mga taga-Sankis, yung malaking rally na inaasahan nila sa quarter na ito to somehow change the complexion pagpasok ng fourth quarter, hindi pa nila naitatayo. At may malaking problema pa, padala si Coach Norman Black, si Bong Alvarez na nakapagpahinga ng maigi, plus the defense of Investig Nadise, babalik na naman dito sa hardcourt. Tanda natin, Rado, this lead at the half was 25 points, ngayon ay 27. So hindi pa sila nakakakuha ng kahit na anong klaseng space or room towards a rally here. They're still down by a large margin. Morelos makes both free throws, cutting it to 26. 3 minutes na lang po, nalalabi sa third quarter. One more quarter after this. Investig Nadise. Breaking up the press. Nagahanap ng papasahan. Pumarin. Si Bong Alvarez nasa load na po after that, during that last break. Alan Kaidik, fall away jumper, sweet shot mula kay Alan Kaidik. Napaka-sweet talaga, napatawa itong si Alan Kaidik. Meron lang na cover sa kanya, doble pa ang bantay, pero yung fadeaway shot niya, simpleng-simple, pinapakita ang versatility niya as an offensive player. Hindi lamang sa labas ito kumakana, kahit sa lupus, kaya niya rin. Ganda naman, pero wala po yung tira ni Real Bit at may foul na tatawag laban kay Investig Nadise. Well, mukhang at least dito sa first three quarters, siya na nagiging kwento ng mga taga-Sankis. Nakakapag-set naman sila ng mga plays nila, pero hindi talaga pumasok. Hindi pumapasok. May timeout po ang San Miguel Beer. Blowout dito so far para sa kanyang kupunan ng San Miguel Beer. Alam mo, laki ng katawan ngayon ni Sambo. Nakabangga natin yun dun sa may locker room. At talaga namang grabe yung mga kasukasuwa niya. Maso eh. Nagkabanggaan kayo, may okay, accident. Kala ko sinadya mo eh. Pwede na rin. Kasi kaibigan mo yung si Sam. Kaka-birthday ko yan. Asawa niya eh. Kaka-birthday ko yan. Yun na naman yung birthday. Samantala, ito po, larong ito. 27 na ang abante ng San Miguel Beer. 80-53. Bong Alvarez, kumaybay ng baseline. Dick Nadise, and San Miguel Beer keeps on pouring it on. Well, masakit yun dahil paubos na yung shot clock ng mga taga-San Miguel Beer na nakatayo yung depensa ng Sankis only to falter dun sa last 5 seconds. Kila yun ang nagiging story nitong larong ito. Eh, no? Talagang yung depensa kulang at ang San Miguel Beer naman, napakaganda ng pinalaro. Well, that time nakalusot si Berhel Meneses sa depensa ni Bong Alvarez. Nakakasyam na itong si Berhel Meneses, pero yung mga plays na ganyan, still very rare sa laki ng kalamangan sa kanilang San Miguel Beer. Only a minute and a half remaining in the third quarter. Alan Kaidik, nakalusot na naman. Yung ginawa pang reverse. Pinahira pa at tatlo ang dinaanan na defensive man. Ang last line of defense, si Morelos. Aba, magkapareho sila ng eskwelahan. Pero sabi ni Alan, marami ka pang kakainin. Oo. Tapos si Alan Kaidik, nakausap natin yan during the halftime. Sabi niya, yung unang nilaro niya, talagang papitik-petik lamang siya. Pero this time around, talagang he's about 100%. And alam naman yan lahat ng kanyang kakampil sa San Miguel Beer. Well, iba rin talaga pag galing ka sa injury. Sa pinapaboran mo. Ito si Alan niya. Kita mo, wala na pinapaboran. Makaliwa, makanan yung kanyang paa. Favorite shot niya pag nasa ilalim. Si Ato Agustin po nasa free throw line ngayon after being fouled by Dick Nadise.
kahit free throw hindi maipasok nitong si Ato Agustin. May araw na ganyan eh, no? Oo, talagang hindi mo alam kung masama yung gising, ano yung pinakain sa'yo, ng almusal. Ay, nasa body rhythm somehow yan eh. Yung naka-apekto, hindi po matukoy kung asaan, pero alam mo, mali talaga kahit yung pag-step mo ng kanan ng pagkaliwa, hindi mo ma-distinguish eh. Parang ano yan eh, pag mamaneho sa traffic, yung kahit na anong pasukan mo, traffic eh, na ibang kali, traffic pa rin. At yan po nangyayari ngayon sa Santis, talagang halos lahat roadblock patungo sa paghahapol dito. They're still down by 28 points. At yan na lang po nalalabing oras dito sa third quarter. Lorendez, na libre. Finally, nakanakaw sila ng isang iskinita doon na may kaluwagan. Oo. Lead is down somewhat to 26. Pero hindi pa rin sila nakakagawa ng kahit anong headroom dito sa quarter na ito. Inside pass, Alvarez. Ang dali-dali ng basketball sa San Miguel na yung araw na ito. Well, wala talagang headroom na makukuha yung mga taga-Sankis kung kahit ang point guard na si Pulistico nakakapagpasa ng ganun sa loob kay Bong Alvarez. Meneses, only 11 seconds remaining. Last shot time, shot clock is off. Meneses, bibigyan siya ng foul ni Bong Alvarez. They are in the penalty, so mangangahulugan po ng dalawang free throw para kay Vergel Meneses. Well, somehow bonus pa ito sa Sankis. Hindi pa kasi nung umaarangkada si Bong Alvarez. Ilan-ilang puntos din ang nagawa niya during the second quarter. Dito sa third quarter, halos wala pa nga itong si Bong Alvarez. But still, kita mo naman ang kalamangan. Ngayon may 28 na. Pero matatapyas pa rin ito ni Vergel Meneses with 5.4 seconds remaining. Ang kanyang number one fan nandun pa sa may kataasan. Cheering Meneses up. Pero marami-rami pang cheering ang kailangan nilang gawin. Pero pa rin palitan. Ito si Coach Norman Black talaga not taking any chances here. 5.4 seconds remaining. Meneses missing the free throw. Offensive rebound, Morelos. At natapyas po sa 25 ang abante ng San Miguel Beer. Same lead that they had as we began this. Rado in expectation of another big ball game. Hinebra laban sa Alaska in our second game. Pero itong first ball game na to, nobody expected the blowout at ang San Miguel Beer really playing very well. Well, kailangan magbago ng isip ang mga taga-Sanchez. Yung unemployed nila na taktika ng third quarter hindi naging epektibo. Pero somehow, nakapag-pwersa sila doon ng ilang turnovers. Kailangan nilang kumunekta sa kanilang opensiba. At yun ang kailangan maging matyaga sila rito. Bagong tao para kay Norman Black, Mike Mustre, muling bumalik. At si Art De La Cruz ang nakakuha ng basket from the side pocket. Narito si Dorendez. Chinallenge ni Bong Alvarez. Baksak si Dorendez. Pero may kasamang foul. Wala kay Mr. Excitement. Well, magandang duelo sa area ng dalawang mama. Pero nanakawan na naman sila. Si Dorendez mabilis pumunta sa kanilang front court para sa ilang mga fast break opportunities. Pero yung depensa ng San Miguel, talagang lagi kasunod nila. Talagang hirap-hirap na ipagpag ito mga taga-San Miguel at this point. Alan kay Dick. Nagbalik na po si Triggerman, 25 points in 3 quarters at parang sinasabi ni Alan Kidik, ready na ako sa semifinals. Well, lampas-lampas pa sa kanyang average before the injury. He is averaging only 20 points bago yung injury na yun. Ngayon, meron na siyang 25 third quarter pa lang. Oo. Nabanggit mo Rado, 88-65. Nabanggit mo sa akin kanina, itong 88 points sa San Miguel, ito yung kanilang average per ball game dito sa All-Filipino Conference. At ganyan mo makikita kung gano'ng katindi ang offensive. Orang offense na San Miguel ngayong araw na to. Well, si Coach Norman Black at this point talaga naghahapit at hindi naman siya pinapahiya ng kanilang mga bataan dito. Lahat ng ipasok niya talaga na umi-score. Well, Meneses now picking up his points, 12 points para kay Vergel Meneses na sa kasalukuyan still leads the ibang race for Top Gun dito sa All-Filipino. Pero dahil sa pagkakawala ng kanyang kukunan sa semifinals, obviously, bababa yan. At maaari siyang mag-dislodge. Samantala si Alvarez, only 6 points in the ballgame so far. 21-point lead para sa San Miguel Beer. Somehow, nakakanako na ng ilang mga puntos. Nakakain na yung kalamangan ng San Miguel Beer. May foul back galing kay Frank Glim. So that would be the second team foul for San Miguel Beer. At ang mga taga-Sankis, malinis na malinis pa at this point, unti-unti. Diba, marami na tayong nakikita ng kalamangan na nakain, lalo na kahit sa isang single quarter lang.
Ato Agustin, laban kay Frankie Lim. Siya ngayon ang nagdadala ng bola, siya yung point guard. He goes inside, gets away. At finally, na-break nila yung 20-point barrier. Lead is down to 19, under 10 minutes remaining dito sa ating fourth quarter. At Lixi ang ginagamit nito si Agustin against Frankie Lim sa ilalim. Pero ayun, sila pa rin nagbabantayan. Ang San Miguel ngayon ang nahihirapang mag-execute. Oo, parang nabuhayan yung depensa na itong mga naka-orange. Frankie Lim, sablay sa labas. Real a bit. Opportunity to cut it down further. And you can expect a timeout pag nakascore pa dito. Well, kasi ang nagbibigay naman talaga ng run, gaya na binabanggit mo, ay meron silang arangkada both ends of the court. Kanina, natigil nila yung ofensiva ng San Miguel. Nakascore si Agustin. Kaya somehow, yung momentum biglang pumunta sa mga taga-Sunkist Orange Juicers. Kahit kokonti pa lang na momentum yan. Yun po yung last play na foul si Kenneth Durendez. First foul ni Mike Mustre, Mike Mustre. At pinasok na muli si Nelson Asaitona dahil nanganganib na naman itong offense ng San Miguel. At wala yatang makagawa ng puntos. Inside pass! At si Agustin, 17-point lead na lang po para sa San Miguel Beer. Hindi na gusto ni Norman Black ang takbo ng pangyayari. Pagbulusok ng Sunkist ay kaagad gustong mapigilan ni Norman Black. So he called a timeout with 9:16 remaining. Malaki pa naman itong abante ng San Miguel. Pero siguro ay ni Norman na magkaroon ng konting problema. Uy, we take a look at Dante Silverio. Of course, the first coach to win a PBA championship dito sa Araneta Coliseum. And of course, Gab Chairman Domingo Cepeda. Some of the faces dito po sa jam-packed Araneta Coliseum. Well, yung pagkawala ni Alan Kennedy, kapinalit nila si Mike Mustre, pero yung offensive ng San Miguel na sentro nun, si Artie La Cruz, na hindi talaga take charge guy. At mukhang ito, nagkakasunod-sunod na yung breaks going Sunkist way. Oh-ho! What a pass! What a shot mula kay Kenneth Durendez! Well, ito yung mamang hinahanap natin kanina pa. At ito, nagdi-deliver nga po ito ng mga puntos. 88-73. Kikinsi na ito. Kenneth Durendez, 15 puntos na po ang binubuhos dito sa larong ito. Ang hirap nun. He got the pass, tapos nilipat niya sa finger roll. Napakahirap po yung tirang yun mula kay Kenneth Durendez. Samantala, Alan Kaidik, nalibre bahagya. Tumira, labas, tapikan. At ang bola po mananatili sa San Miguel Beer. Well, si Alan Kedig dun sa tirang yun, alam mo na nararamdaman niya ang pangangailangan ng tirang yan. Actually, yan. Yung mahirap na tira ito. Ang tulis ng pasa. Look at him. Shifting the ball. Finger roll pa, partner. Off the glass, ha? Parang fade away na layup. Hirap, no? Sabadara, nandito si Bong Alvarez. Papasok sa loob. Binigay kidong Polistico. Oh, yung tira niya. Natapik. Narito na po ang Sunkist. Durendez. Harapin si Polistico, pinailalim, lumabas! At may foul na tatawag laman kay Mar Morales. That could have been a big basket para sa Sunkist Orange Juicers. Well, tama ka riyan. At natapya sana yung halamangan ng San Miguel Beer. Down to only 13. Halos kalahati yun ang iyong overhaul nila kanina. So, naka-break naman finally itong mga taga-San Miguel Beer. Pero pilit na pilit yung mga opensibo ng San Miguel Beer ngayon. Mukhang apektado na sila. At hindi na sila nakaka-score. As you see, dito sa aming graphics, 3 minuto na ang mga taga-San Miguel Beer na nanahimik. Alan Kaidik, inaasahan gumawa ng puntos dito. Muntik pa maagaw ni Kenneth Durendez yung pasa kay Bong Alvarez. They've got 8 seconds sa kanilang shot clock. Down to 6. Alan Kaidik, turnaround. Napsapal ni Meneses. Agustin ngayon. 15 lamang ito at malayo pa pong oras natin. Meneses, pumasok sa loob. At eto na, nakakita na ng hagdanan itong si Ariel Voyager natin. For Sunkist Orange Juicers, it's only a 13-point lead. Nakuha rin nila yung gusto nila kanina pa at patuloy pa rin yung full court press. At nabubuhayan yung mga fans ng Sunkist Orange Juicers dito. Asaitono, pinilit sa loob. Uy, sumapit daw si Mar Morelos. Ang apat na yan ni Mar Morelos. Well, at this point, ang nami-miss naman ng mga taga-San Miguel Beer ay yung dati mga high-flying act. Ito naman si Bong Alvarez. Nakalimitan kapag may ganitong challenge sa kanila, siya ang bumabawi for San Miguel Beer. Pero si Bong Alvarez, up to this point, mayroon pa lamang 6 na puntos. At dito sa fourth quarter, hindi pa nakakascore si Bong. Well, talaga, bumubuhat dito sa San Miguel Beer from start of this ball game. Ito si Asaitono and of course, Alan Kaidik, 26 points. Minkis na naman si Nelson Asaitono after making 14 straight. Dalawang sunod na yung supply mula kay Nelson Asaitono.
Well, papasok na itong si Franz Pomare. No, ipinasok kasi si Frank Lim. Somehow, bumagal itong mga taga San Miguel Beer. At bumigay sila doon sa pressure defense sa mga taga San Kiss Orange Juicers. So, si Coach Norman Black hoping na mabasag yung full court press ng mga taga San Kiss. 14 ang abante po ng San Miguel Beer. 7.5 remaining. A lot of basketball action. Durandes. Isolation play. Nandun yung double team niya sa Itono. Gusto makawala ni Meneses. Binigay kay Man Morales. Going baseline. Laban kay Pumarin. Sinalin siya mas maliit. And it's down to a 12-point lead now. At ito na yung aggressiveness ng mga taga San Kiss. Shooting 7 out of 8 sa field goal nila sa fourth quarter. And San Miguel only 1 out of 7. Yes, tumama. Pinatama na lamang ni Pumarin. Smart move. Wala kay Franz Pumarin. Well, kanina third quarter, ganito na rin yung full court press ng San Kiss. Pero walang tumatapos pag may transition offense na sila. Unlike ngayon, na napakadami na. Nandiyan si Duremte, si Meneses nag-step up na rin. Pumarin, nagkakaproblema ang hawakan yung bola. Bong Alvarez ngayon. Isolated, laban si Kenneth Duremte. Ayun na yung double team, Pumarin. Tightick ngayon, Vic. Pumasok sa loob. Pinaikutan si Rilubit. Ganda naman ang sidestep ni Alan Kaitig. At ito talaga ang dulas ni Alan Kaitig. Pero ito na naman si Duremtes. Siya naman ang nag-sidestep. Ay, ang hirap nito. Looking for a foul si Duremtes. Nabayo nga naman siya sa ulo. 6 minutes and 32. Dito pa lang nag-iinit ang laban. 12 po ang abante ng San Miguel Beer. This was at 29 at one point, 76 to 47. So malaki-laki ang hinabol ng San Kiss dito sa larong ito. Pasa ni Aydik. Naagaw. Wala pang may hawak. Bola ng San Kiss. Well, si Asay Tono nakatingin na kagad sa kanilang ring at naghahanap ng mapapasahan just in case makukuha niya. Pero hindi niya nakita sa blindside sa kaliwa na dadating si Duremtes dito. Ito, kikita mo. Maghahanap na ito ng papasahan niya pero hindi niya nakita sa kaliwa si Duremtes. At yun, ay unahan pa si Nimar Morelos. And according to referee Bay Ledesma, yun daw sa nakalight. Samantala, may foul si Nelson Asay Tono, San Miguel Beer. Now picking up their 14th foul at 5th personal foul. 5th personal foul ni Nelson Asay Tono. At nakakalabang pa sila sa team foul dito. Ang mga taga-Sankey, sila na nga yung humaharas. Menos na menos pa. Dadalo pa ang team foul sila dito sa last quarter. Yes. Agustin, kailangan na kailangan si Ato dito. 14 seconds sa kanilang shot clock. Bumase line. Binitin. Pumasok! Hirap! Ang hirap na tira. Kaya malalaki ang baskets nila mga taga-Sankey sa tabubuhayan sila rito. Ang hirap ng mga tira. Nandun yung depensa ng San Miguel pero nalalampasan nila. At ito, sasampunan uli. Alam mo, parang boksingero itong Sankey. Yung na-knockdown ng first three rounds. Biglang nagkaroon ng second win. At ngayon, talagang ito na. Going for broke. Alan Kaidik. Side jumper. Wala! Morelos with a big rebound. Pinataw ni Kaidik, may foul pa si Alan Kaidik. So ang San Kiss now getting the breaks. At nasa penalty na ang mga taga San Miguel Beer after that foul. Sa susunod, free throws lang ibibigay sa mga taga San Kiss Orange Juicers. Panglimang team foul. Ano klaseng wake up call ang binigay dito ni Coach Derek Pumarin, partner? Talagang mukhang... Ewan ko kung anong pinainom dito. Kasi po kasi sinabi lang niya, tama naman yung ginawa nila ng third quarter. Ang kulang nga lamang sa kanila, yung tatapos. Ito, binigyan niya mga pantapos at napakarami nilang tinapos. Ito, ba't maaari pa sila maka-upset dito? Agustin, uy, pinilit yung tirang yon. At si Pumarin na medal lang ngayon. Forward pass, nakuha ni Alvarez. Hinamo ni Rilubit. May foul si Zaldi Rilubit. Not giving up cheap baskets here. A little more intensity sa defense ang nakikita natin ngayon sa... San Kiss Orange Juice. Oo, oh, at hindi na hesitant yung kanilang pagdepensa. Unlike kanina, halos nanonood sila sa mga taga San Miguel Beer sa magandang ginagawa ni Asa Itono at Alan Kaidik. Ngayon, kahit yung mga high wire acts nitong si Alvarez, kina-challenge na rin nila. Although si Alvarez, maalat pa rin ngayong gabi. San Miguel Beer naman ngayon na nanahimik. Only 5 points so far dito sa fourth quarter with over almost 7 minutes gone by. Dito sa ating huling yugto. Well, yung low of averages mukhang nag-catch up dito. But what a way to catch up for San Miguel Beer. Kung saan pa naman sila nangangailangan lumayo dito sa last quarter. Saka pa sila napako. Ay, naku, 2 mintis pa si Alvarez. At si Norman Black, hindi malaman kung anong tumama sa kanyang kuponan. It's down to a 10-point lead. The biggest was at 29. Meneses, nag-baseline. Natapik palabas ni Alan Kaidik. At ngayon po si Mike Mustre
Ipapasok na ni Coach Norman Black, papaltan si Bong Alvarez. 4:55 remaining dito sa ating fourth quarter. Well, kita mo rin ang recovery ng mukunan na ito. At kung mananalo ang Sunkist dito, big weight para mag-exit sila rito. Only 2 out of 9 ang San Miguel Beer. Ang Sunkist, dalawa pa lamang ang mini-mintis dito sa fourth quarter. Inside pass, Morelos. And it's down to a single-digit lead. Hindi pa po tapos ang boxing. Nabuhayan ang boxingerong Sunkist. They were down by 29. Ngayon po, 8 puntos na lamang ang abante ng San Miguel Beer. Sunkist has done it both ends of the floor, kagaya na ng ginawa ng San Miguel Beer no first half. Good defense at yung kanilang opensa talagang umuusok na ngayon. Well, kabalik na rin sa San Miguel. Actually, hindi naman karamihan turnovers for San Miguel. Only 2 turnovers dito sa fourth quarter. Pero hindi pa rin talaga lamang nila may orchestrate ng kanilang opensiba. Yung mga tutukan na tira, sila ngayon ang hindi makapasok. At marami pang oras dito. Rado, 4.5 remaining in this ball game. Just an 8-point lead. Kaidik, kinaliwa, pumasok! And Alan Kaidik picking up his 29th point. At dito mo nakikita kung sino ang iyong mga crunch players. The top gets going, ika nga. The top gets going. Diba, ganun din yun? Ayos na rin yun. Pwede na rin. Na rin. Parang yung kinasabi nung kapatid ko. If it goes, it goes. Ayan, parang if it rains, it pours. Naman ay, pumasok pa! Pag sineswerte ka nga naman, Kenneth Durandes now beginning to wax hot. 19 points, 10 dito sa second half. At si Dong Polistico will pick up his third personal foul. At kita mo yung panghihinayang doon sa pagmumukha nitong si Dong Polistico. Iniharang na niya yung malaking katawan niya. Wala pa rin nagawa. Sa ganda ng pinapakita ni Kenneth Durandes, and the lead is only at 8 points, possibly 7 kung maisusun ito ni Durandes. At namintis niya. Tapikan, bola pa rin ang Sunkist. Well, tinapik ni Ives Dignadice doon sa play na yun. Alan Kedig, akala niya amamang nasa likuran si Morelos ang tumapik doon. Sunkist trying to exit with a bang, katulad na rin po ng Pepsi Megas. Ohoy, Dorendes, back-to-back baskets. 6 na lamang ang abante ng San Miguel. Ayaw pala ng 7 itong si offensive foul pa. At si Norman Black, kinakausap si Dignadice, ibigay mo kay Bumaren, gwardya siya. Well, tama ka, at hindi nila kailangan ng ganitong mga turnovers at this point. Yung pag-ikot na ayon, actually hindi yung pag-ikot, yung iniwanan niya sa kanyang pag-ikot. Yes. At napakahaba pa po ng oras. 3:50 remaining, just a 6-point lead. Inside pass, Morelos. Siya rin, malaki yung ball game niya. Sapal mula kay Dignadice. Jumper! Real of it. Naging blessing in disguise pa for Sunkist Orange Juicers, and only a 4-point lead. And momentum definitely with Sunkist Orange Juicers. At yung mga off players na binapanggit natin kanina, sabay-sabay nagising. Oo. Ganyan-ganyan yung sa Pepsi, yung 9 na puntos lamang sila sa first quarter. Samantala si Kaidik, wala pa rin ang tira. Napunta kaya to Agustin. The charge of the Light Brigade. Agustin, nasarahan ni Franz Bumaren, looking for Durandes. Siya yung may mainit na kamay. Well, if you will remember, this is the same way na tinalo ng Sunkist ang Pure Foods on the same venue, kasama ng Nolo. Yes. 7 seconds sa kanilang shot clock. Agustin, bumaybay ng baseline, may foul na makukuha. Laban kay Franz Bumaren, an opportunity para sa Sunkist na mapalapit pa ng hustong-husto. Well, ill-advise yung foul na yon. Nauubos na yung shot clock ng mga taga-Sunkist at tatabingi pa. Malalim na yung jump shot ni Agustin. Tinamaan pa sa may braso. Na actually, hindi pa niguradong fouler. Pwede pang sumit yung tirang yun. Ito Agustin. Carter, kabit-kabit ang problema ni Norman Black. Nasa penalty na sila. Tapos ang dami niyang players na ngayon ay may either 5 or 4 personal fouls. Kailangan niyang i-remind ng kanyang mga bata na they have to settle down at maging patient sa kanilang ofensiba. Pero dito, unti-unti na talaga kinakain. Only a 3-point lead, possibly 2 sa pangalawang tira ni Ato Agustin. Kaya yung mamang pinaka-aggressive sa tingin niya, ipapasok na niya si Asay Tono. At ngayon natin makikita ang tigas ni Asay Tono pag ganitong crunch time against his former team. Yes, si Asay Tono has 5 personal fouls. At yan po ang production ni Ato Agustin, already with 10 points. Nothing in the first half. Make that 11. It's just a basket separating both teams. 2:53 remaining. Art De La Cruz. Sino mag-expect na ganitong kalapit going down the stretch ito? At gaya ng binabanggit natin kanina, actually may trivia tayo sana ipapasok na 3 players dito sa first game may naglalaro laging nasa double figures, game in and game out. Ang binabanggit natin dito,
itong si Bong Alvarez ng San Miguel Beer na ngayon papasok, pero ngayon kukunti pa kanyang puntos sa Sunkist. Dalawa dyan itong si Ato Agustin na kanina malamya din ang laro, pero ngayon nasa double digit scoring na rin ang Berhel Meneses. Yes, San Miguel Beer po talagang damang-dama ang threat ng Sunkist sa kasalukuyan. Alan Kaitig, binigay kay Bong Alvarez. Lumipad si Bong Alvarez. Offensive foul! Oo, kitang-kita yung kanyang kaliwang baraso. Extending the left arm para protektahan yung kanyang sarili. At kita mo naman yung stand ni Mar Morelos. Parang hindi rookie. Watch that play again from another angle. Talagang hiniinan ni Bong Alvarez si Mar Morelos. Basket is nullified. At ang Sunkist, may pagkakataong maitabla itong larong ito. The last deadlock we had was at 19-all, partner. And what a quarter for Sunkist Orange Juicers. Meneses, lumipad siya. Boom! Big shots! At yung mga scores ng Sunkist definitely on a high dito sa quarter na ito. We're talking to Remdes, Meneses, and Agustin. And we're all tied up at 93, mga kaibigan. As we near the two-minute mark. Asay Tono, natapik palabas ni Berhel Meneses. At talaga namang kung ano man yung pinakain ni Coach Pumarin, eh talagang kailangan pakain ng lahat ng coach. Baka Sunkist yun. Alright, 2 minutes remaining. At ang last 2 minutes, mga kapatid, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Tanduay Rum, the number one rum. At takagaw pa! Meneses, ahead of the pack, Dinoon! For a team to overall a 29-point lead, this should be a great team. Alright, ang San Miguel Beer po, down by 2. Pero ramdam na ng mga taga San Miguel Beer ang pressure dito. Kailangan nila ng isang basket dito kahit papaano nilang gawin. Only 7 points in the quarter para sa San Miguel Beer. Asay Tono, only 7 sa kanilang shot clock. At may foul na itatawag. It will go against Kenneth Doremdes. Well, hindi na niya na mapigil yung kanyang sarili. Naiwanan na siya ni Asay Tono. At ibibigay niya yung kanyang pangatlong personal foul. Kapwa na nasa penalty ang dalawang kupunan na ito. Yun ang foul. Inipit ni Doremdes itong si Asay Tono. Asay Tono, after making 14 straight, has missed 2. Pero pumasok yung kanyang una. Importante yung free throw na yan. At magandang pambawi ng momentum yan. Kahit itong 1 minute and 32 na lamang ang natitira, ay talagang lahat halos nakatayo na dito sa Araneta Coliseum. At talaga namang hindi sila makaubo dahil wala nang upuan. Kaya hindi namin kayo maaya. Asay Tono, tabla po tayo, 95-all. At ang Sunkist ang may dala ng bola. Well, first game pa lang ito, Noli. Yes. Kaya naman ang PBA, buhay na buhay. 29-point lead, Noli. At itong mga taga Sunkist, kahit matalo na ito. Uy, nabitawan, pero foul daw. Foul daw. Sabi ni referee Maglaya. And free throws will be given to Berhel Meneses. Ayaw nila na i-overhaul lamang yung kalamangan. Gusto nila kumpleto ang panalo, Berhel Meneses. Gaya ng binabanggit natin, siya yung spiritual leader. Siya rin talaga ang nanguna, hindi lamang offensively, kundi defensively rin dito sa kanilang habol sa fourth quarter. Mintes! Oh, big miss. Big miss indeed para kay Berhel Meneses na ang average dito sa conference na to from the free throw line is 80%, 81.6 actually. Tama yung diferensya sa Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Makes the second free throw. At lamang sila ng isang punto, San Miguel Beer may pagkakataong finally mabawi ang kalamangan. Pero ganang binabanggit mo, 9 points pa lang ang na-score ng San Miguel Beer dito sa quarter na ito. Mismo. Asay Tono, laban kay Saldi Rielubit. One on one, spin move, isang fake, naiwanan, yes! Iyon, what a move! Yung sugal ni Coach Norman Black sa pinaka-aggressive niyang beerman sa gabing ito. At yung dalawang paying dividends for him. Exactly, at alam mo yung dalawang coaches not calling any timeouts here, preserving their timeouts. 31 points para kay Nelson Asay Tono. 1-point lead para sa San Miguel Beer. Walang kukurap. Pasa sa loob, napitawan ni Doremdes. Banggaan, Mar Morelos ang may hawak, binigay kay Alvarez.
At may foul na itatawag laban kay Ato Agustin. Great hustle mula kay Nelson Asaitono. Well, yung mga taga-San Miguel Beer natuto rin doon sa ginawa ng mga taga-Sankey sa kanila. Yung double teaming defense nila sa itaas naka-result sa isang turnover. Pumunta sa kanila ang bola plus a foul, and two free throws will be given Alvarez. Pero si Alvarez hindi rin maganda performance during his last timeout sa free throw line. Dalawang minintis niya. Si Alvarez may average dito sa All-Filipino Conference na 76% from the free throw line. Pero iba yung iba nga yung 76 pag walang pressure, at 76 pag may pressure. And he cans the first free throw. 36.9, may kahabaan pa ito. Pwede pang mag-possession ang dalawang kuponan dito. Although, kung may susyot ito ni Bong Alvarez, magkakalamang sila ng 3 puntos. At alam mo, sa nilaro nitong mga taga-Sankeys, yung 3 puntos, halos wala yun. Yes. 29, mga kaibigan, ang hinabol ng Sankeys kung kabubukas pa lamang ninyo ng inyong mga television sets. 76-47 at 1 point ang abante ng San Miguel. Now, it's up to 3 with 36.9 seconds. Ating game reset. Sankeys with one more full timeout, 120 seconds. San Miguel only with one full timeout. Tatlo na lang po ang abante ng San Miguel Beer from a 29-point lead. Well, mahaba pa yan. Kailangan lang mabilis na 2 puntos for Sankeys. Pero hindi nila nakuha. Offensive rebound! Wala pa rin! Pa rin. And tapikan, mapupunta pa rin sa Sankeys Orange Juice. 24.9 seconds remaining. Well, mabilis na 2 puntos talaga. Ngayon lang kailangan dito. They can still afford. 22nd timeout ang itinawag ni Coach Derek Pumaren. Ang formula shell. Inbound, Durendes. Yes! Well, yung binabanggit natin, ginawa nilang kalakasan nila with Durendes at the receiving end. Pasok yung 2 puntos. At ang San Miguel Beer ang tatawag ng kanilang huling timeout. Yung 2 kuponan po ay nasa penalty na. So si Saldi Ribit will pick up his 5th personal foul. Pumaren will go to the free throw line. At napasaltik itong si Durendes at si Rialobit. Maganda yung bantay nila sa una para sa inbound na yun. Pero nakalusot pa rin si Pumaren. Halos cross-court pass. Oo, delikado yun. Oo, from the inbound. Pero eksakto naman. Tingnan natin si Pumaren. He has to make both. Ako! Pero may tissue muna. At gaya na binabanggit natin, sobra-sobra itong 22.4 seconds for Sankeys. Kung sa iba-iba nga, mawawala na sila ng gana rito. 29 points ang i-overhaul mo. Pero isang quarter lang ang kinailangan ng mga taga-Sankeys. Ito pa kaya, 22.4, only a 1-point lead. Kahit ipasok ito ni Pumaren. Maiksi pa rin! At the rebound for San Miguel. For Sankeys rather, and they will call a timeout. Oh boy! At biglang nag-iba ang complexion ng larong ito at ang last 21 seconds after this timeout. Obviously now, it's winning time, Rado. Well, ang ini-anticipate ni Coach Norman Black ay yung tao ni Franz Mumare na magpo-post up sa kanya. Pero Sankeys is going to Berhel Meneses para sa one-on-one. So yung help defense na ina-anticipate, mukhang si Art Dela Cruz ang kailangan nila tulungan. Hinahanap naman ni Coach Pumare si Berhel Meneses. Tingnan nyo ang game clock. That much time remaining. Meneses. Baksak si Pumaren. Baksak din si Agustin. He gets up. Pinipinasat. Nakuha ni Alvarez at may foul na itatawag kay Mar Morelos with 7.1 seconds remaining. Well, magandang depensa ng mga taga-San Miguel Beer doon. Sa huling tira ni Ato Agustin, 3 ang nasa harapan niya. And Mar Morelos will foul out. Oh, napakalaki ng contribution ni Mar Morelos sa paghahabol na to. 13 points, 11 nagawa niya dito sa second half. At ngayon, papalitan siya ni Alvin Teng. At si Bong Alvarez naman na masusubukan. Ito yung last play, Rado. Oo, oh, at muntik pang matraveling. Actually, si Ato Agustin, 2 paa niya nakaangat sa lupa sa pagkakataon niya. At 3 na siya malubong sa kanya. Bumagsak pa kay Bong Alvarez. Pero we have to remind the viewers na hindi maganda ang tinatakbo ng San Miguel mula sa free throw line. Exactly. Kaya with 7.1, hindi pa po tapos ang boxing. Malayo pa to. Although wala nang timeout ang Sankeys, Rado. So, pasok man o hindi, ay sigurado magmamadali itong mga taga-Sankeys. Well, sa kanila pa rin ang momentum up to this point, I believe. Kaya sige lang, pumunta lang sila sa kanilang front court and try for the basket. Yes!
Talagang sinipat ni Bong Alvarez at si Dignadise. Sabay naman ang pagdarasal. At kahit maipasok ito ni Bong Alvarez, may pagkakataon pa ang mga taga-Sankis na itabla. That's why they put Boy Beach Victoria in. Dalawa po ang abante ng San Miguel Beer. 7 seconds remaining. Huwag po kayong kukurap. This could be over in Jiffy. Bong Alvarez, second free throw. Yes! Kailangan, 3-point shot na ito. No other choice. Victoria may dala ng bola. Naghahanap ng 3-point shooter. Meneses, tumira sa labas. Yes! Makes it! Oh my goodness! 3-point shot! 1.9 seconds, hindi pa tapos. Ang bato, naagaw ni Victoria. Corrientes puts it up. Almost! And what a ball game! We're going to overtime! What a shot! Oh my goodness! Kailangan mapanood natin yan. Oo, uulit at uulit-ulitin, no? Win 1.9 seconds. Alam mo, ito yung ginawa niya nung championship nila. Tama ka. Ng Alaska. Fully watch covered that by Dignadise. Straight and through the aerial Voyagers. All sending net it to overtime. And what a game this has been. Lahat po nakita na natin dito except a finish. Watch this again. You want money, man? Well, kanina pa siya hinahanap at nag-deliver siya sa pinakamahalagang punto. Lumilipad. Kita nyo, yan din ang nararamdaman ng Sankis. 5 more minutes to decide this ball game. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Ang buong team ng Sankis Orange Juice. Well, this is their last game dito sa All-Filipino Conference. Ayaw nilang lumabas ng basta-basta na lamang. You were talking about going out in a bang at mukhang ito ang plano nila. Well, hindi just ito, hindi basta-basta ha. Talaga naman, 29 po ang hinabol ng Sankis. Just to recap, they were down 76-47 back in the third quarter. They were down by 25 at the half. At sa isang kisap mata, hinabol itong abanting ito. And now, it's all squared up. At meron tayong extension. Sino mag-aakala nandito tayo, Rado? Sankis down also by 25 coming to the fourth quarter. Yes. Palaki-laking hinabol nila mo. Si Meneses. At may bibigay na foul si Art De La Cruz. That could be number 6, no? Number 3, rather. Art De La Cruz. Pag-ikot ni Berhel Meneses, ay naramdaman ni Art De La Cruz na hindi niya na kayang ibigay yung puntos na yan. He would rather give up the foul. Yun pa lamang ang unang team foul nila dito sa extension. You don't want Meneses to get in a role, ano, Rado, ha? Oo. Alam mo, kuwing San Miguel, obviously, laking hinayang ito. Pero ano ngayon na sinasabi ng isang coach, you know, para itulak yung kanyang mga bata? Well, kung ako si Coach Norman lang, sabihin natin, okay. Tapos na yun. Tapos na ang regulation. At hindi tayo natalo ron. Ito, we still have 5 minutes to ipanalo yung ating kupunan. Tandaan natin ano ba nagbigay sa atin ng ganung kalamangan, kundi yung ating sariling hassle. Kailangan nilang humasal dito sa extension. Well, sa hassle, talon-talo ang San Miguel ng fourth quarter in terms of rebounding. 10 yung abante ng Sankis doon. Well, ng fourth quarter, at least we can say na itong mga taga-San Miguel Beer, talagang inalagaan na lang nila yung kanilang kalamangan. Nagkamali sila doon at yun ang kailangan nila bawihin dito sa last, o dito sa last 5 minutes of the ballgame. Bintis ang unang free throw ni Berhel Meneses. Makalwa yun, sinigurado niya. Lamang ang Sankis ng kabiyak, 102-101. Unang laro pa lamang po to dito sa ating PBA Friday, the last day of the eliminations. At ang ating second ball game ay itatampok po ang Alaska laban sa Ginebra San Miguel. Alvarez, pinaikot-ikot. Well, we are looking for Bong Alvarez during the fourth quarter. Hindi siya nag-deliver, pero mukhang dito, sabi niya. Alam ko naman, mag-overtime, sabi niya. Ako na ngayon. Offensive rebound, real bit, finger roll. At muling bumalik ang abante sa Sankis Orange Juicers. At maganda pangit tayo for Sankis. Hindi sila nag-re-rely na masyado dito kay Berhel Meneses. Although, nag-contribute ito ng maigi ng fourth quarter. Kailangan din nila ng tulong sa malalaking mama. Si Alvin Teng, bumalik na sa action. Alan Gaydick, 3-point shot. Wala. Alvarez, offensive rebound na bitawan. Natapik, nasa ilalim. Bumitin, wala pa rin. Art De La Cruz gets the basket from the side. Well, wala na sa kanila si Alvin Teng. Ang mga ginagawang ginto yung mga basura. Mukhang yun yung papel na ginawa ni Art De La Cruz during the last play. Lamang ang San Miguel ngayon. Siso battle, nasa itaas sila. Tatlot kalahati po nalalabi sa ating extension period. Lorendez, laban kay Alan Kaydick. Nalusutan si Alan Kaydick.
Offensive foul. Oh, kitang-kita nakalabas yung kaliwang braso nito si Kenneth Durantes. At paksak si Alan Gedick, partner. Oh, summer na, pinakain siya ng Chico. Ano Chico? Siko? Ah, Siko. At yun na nga yung offensive foul laban kay Kenneth Durantes. Durantes, up to this point, has really been playing very well. Rado, nakapag-boost na yan ng 23 puntos, 12 ginawa niya ng fourth quarter. Well, at least for the first minute ay ginagawa ng mga taga San Miguel din yung sinabi ni Coach Norman Clark na kalimutan na. Oo. Kasi sila ngayon naglalaro ng depensa. Holding foul ang katawag laban kay Vergel Meneses. Unang team foul pa lamang yan ng Sanquis dito sa overtime, second personal foul ni Vergel Meneses. Well, yung mga taga-Sanquis dapat nilang maalala, itong kupunan ng San Miguel ay isa lamang sa dalawang kupunan na nakapag-runs lang. Kung sila hindi nila nagawa, maraming pride ang nakasalalay dito sa kupunan na ito. Bawian na lang natin ito, ha? Kung nahabol man nila yung 29 points, baka hindi isagad yung pagkahabol. Art de la Cruz, 14 sa kanila shot clock. Yung pasa, almost offline. Kumaren, binalik kay Alan Kaidik. Papasok sa loob, naagaw! Naagaw ni Meneses and he gets away. De La Cruz na lamang, binigay kay Durantes! Ang kombinasyon na ito, ang pagtakbo ni Meneses at Durantes, ito ang nakakasakit ngayon sa depensa ng San Miguel Beer. Dinadaan-daanan, dinilipad-lipadan lamang sila. At alam mo, itong pagiging point guard ni Ato Agustin, nagkiklik din para kay Coach Derek Pumaren. Parang hirap na hirap si Pumaren, yung si Franz, na magdala ng bola para sa San Miguel Beer. Tama ka, actually si Boybis kaya lang pinasok for the possible 3-point shot. Si Alan taking charge, naagawan siya. Ganun kabilis bumawi itong si Alan Kaidik. Seesaw battle, 1-point lead naman po ngayon para sa San Miguel Beer. 2 and 12 remaining sa ating pong overtime period. Durantes, laban kay Alan Kaidik, na double team, pasa sa loob, isang fake. Alvin Teng! And it will count plus a foul. Well, itong si Alvin Teng, ang pinabanggit po natin kanina, dating taga San Miguel Beer ito. At kung si Ato Agustin maayos ang pagkaalis, itong si Alvin hindi. Oo. Kaya siya pagkakataon makabawi rito. At makikita mo, yung mga dating San Miguel Beer ay medyo nagpapakitang gilas dito. Alvin Teng now with a total production of 12 points. Si Mar Morelos nag-fall out with 13. Si Ato Agustin nag-pick up na rin dito. He has a total of 11. So the San Miguel Beer connection. At ang huling last, oh, huling 2 minutes po, hindi natin alam kung totoo. Ahetid sa inyo ng Tanduay Ram, the number 1 Ram. Asay Tono again, stripped of the leather. Well, again, nag-anticipate na naman si Asay Tono ng tawag doon. Muntik na maagaw ni Kaidik. Pasa, Kirilubit, masyadong mataas. Well, kontra-tempo yung talon ni Saldi Rilubit. Kayang-kaya niyang talonin yun. Pero yung pag-apak niya sa kaliwa, mali na yung kanyang talon, bumaba na. 109-107, yun yung huling pasa at masyadong mataas para kay Zaldi Relubit. And ang San Miguel Beer getting the break there, may pagkakataon silang muling makatabla. Alan Kaidik, laban kay Vergel Meneses, sinatrasan. Sarado, asa kaya sa Itono, pumasok sa loob, soft shot. At tabla ulit tayo, 109 all. This is our 7th deadlock of the game. Well, piece of trivia kasama Magnoli. Yes, sir. Sanquis ang nangunguna dito sa ating liga pagdating sa overtime. Ang record nila, 5 wins against 1 loss pag dumadating sa overtime. Aba. Kaya lang, yung 5 wins sila last year pa yon. Ngayong taon, natalo sila sa kanilang only overtime game. So Sanquis has a good history from the, in the overtime period. Samantala si Kenneth Durantes very confidently taking that shot. 27 points para kay Durantes. At pumapanig sa kanilang kasaysayan at this point, yes, at least with 54 seconds remaining in the ballgame. Alan Kaidik, naatrasan na naman si Meneses. Pumagit na, kinaliwa, tabla na naman. 1-1-1. 1-1-1 at sabi ni Coach Pumaren, importante to. Tabla po tayo, 48 seconds remaining, 1-11 all. In terms of team fouls, San Miguel Beer already in the penalty and Sanquis ay isa pa lamang ang kanilang team foul. Hold on to your seats, folks. Another cardiac finish, Meneses. Narito si Ato Agustin. Siyang may mainit na kamay, si Durantes. Tumagit na at nasabitan. May foul na itatawag laban kay Bong Alvarez. That will mean 2 free throws para kay Kenneth Durantes. Panglima na po ni Bong Alvarez. Well, si Kenneth Durantes, panayang atake kanina. Ngayon, masusubukan siya mula sa 4.5 meter line. Hindi na siya tatapos ang pass break dito. Ang kanyang sarili na lang, ang kanyang kalaban dito sa 4.5 meter line. 111-111 yan po ang ating score. 32 seconds remaining
Kenneth Durandes, unang bigay, swak na swak. Yes. At that gives San Quixones Juicers at least a 1-point lead. At breathing room na rin yun para sa kanila. Oo. Ganto, ganto kahigpit talaga yung laban na ito, Alan Kaidik. Kahit isang point lang, pwede ayos na yun. Oo. Kenneth Durandes, isang pinagmamalaki ng Coronadal South Cotabato. Missing the second free throw, so it's an odd lead here. Just a 1-point lead. Half a minute remaining. Natatawag ng timeout si... Actually, foul lang itinawag, Noli. Uy, foul ba? Oo. Ang mga taga-San Miguel calling for a timeout, pero foul lang itinawag. Oh, may foul. Munang tinawag si referee Bay Ledesma laban kay Atolog Agustin. And then now, this timeout... Noli, kasi prior to that, kanina pa tumatawag ng timeout. Ito, oh, dito pa lang. Didikit itong si Ato Agustin, saka siya tatawagan ng foul. Dito, nung tumatawag na. Ayan. So that could have been yung push, yung tulak ni Ato Agustin. Kaya siya, magugulan siya dyan. Ito talaga ay... Oh, nakakapagod na laro, pero hindi pa po tayo tapos, mga kaibigan. So, keep it here on VTV, the Primetime Network. Last 22 seconds. Masay Tono, naghahanap ng kakampi. Dikit na dikit si Meneses. Alan Kaidik pa rin. We've got Penn. Kaidik pumasok sa loob, maiksi. Tapikan, Kaidik pa rin ang nakakuha. One more time, yay! Yes! May kasama pang foul and what a call, what a shot! Si Kaidik naman ngayon ang may pagkakataon para sa isang three-point play. Well, wag natin kakalimutan yung natitirang oras. Kahit may free throw pa siya, kung maisushoot pa ito ni Alan Kaidik, that will give them a two-point lead with 6.5. Aba, kanina 3 points yung kalabangan sa kanila with 7.1. Na-overcome yan. At may timeout pa ang Sunkiss, so pwede pa silang mag-set up. But again, a very important free throw para sa San Miguel Beer. But you have to give credit dito sa mamang ito. Alam mo, coming out of sick bay, ang daming criticism sa kanyang laro. Suddenly, buhay na buhay ang laro niya. 35 puntos na po si Triggerman. And a very important three-point play coming up. At nabuo niya. At yan na nga po, may timeout. Si Coach Derek Pumal, Filipino Conference. 6.5 seconds remaining. Meneses, tumira na naman ang tres. Wala this time. At si Pumarin will come out of it. Well, they wanted to get all the marbles with one shot. Ayaw na nila maghirap. Well, actually, si Berhel Meneses, hindi niya plano tumira ng tres. Pero siya ang dinala ng depensa ng San Miguel with a double team. Nakubgubi siya sa may kanang sulok. Kapwersa siya tumira knowing na nauubos ang kanilang oras. Panoorin natin ito yung huling play na to. Brings back memories nung Alaska Championship. Diyan, napwesto niyan, tinira yan. Pero this time, different result. At may foul si Kenneth Durandes kay Franz Pumarin. 1.9 seconds remaining. 3-point lead. Pwede pa 1.9, pwede pa tumira. So, Pumarin will need to make this free throw. Kailangan talaga. Yan ang pangselyo, ika nga. Although kung mamintis niya yan, mahirap ng pumorma para tumira. Oo, oh, yan din yung bentahe dyan. Pero hindi mo rin masasabi. Mabuti na yung siguraduhin mo. At yun ang ginawa niya. Apat na punto. So that will do it para dito sa insurance free throw. Pero gallant stand para sa Sunkiss Orange Juicers. Definitely. 29 points down. Hinabol nitong mamang ito. The final score is 116-112 in overtime. Panalo kami. Muntik pa kaming matalo. Imagine, ang laki po ng lamang namin nung first half. Hanggang third quarter, lamang po kami ng 27 points. Pero pagdating po ng fourth quarter, humabol po ang Sunkiss. Maganda ang ipinakita ni Virgil Meneses, ni Kenneth Durandes, at saka ni Boy Beats Victoria. Kaya po nakahabol sila at muntik pa kaming matalo. Mabuti na lang po, nag-overtime and natapos po yung game na panalo kami. So, yun po. Sana nag-enjoy kayo and maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel ko. And please don't forget to like, share, subscribe, and click that notification bell for more updates. See you sa next one!